let us look into this picture. Galing ito kay Ludwig Wittgenstein, an Austrian philosopher. So, ano yung apparent sa inyo dyan? What do you normally see? It's a bird with a long beak. It's a bird. It's a rabbit. A rabbit. Okay, so it's either a rabbit or a duck. Ano? There are two faces. One is a rabbit facing left, and I mean right. Then the bird facing left. Okay, so it depends on your perspective. That's why we can never tell that someone is wrong and we are right, because it depends on your perspective. So that's how you approach the study of law. That there is no exact answer. It depends on who's looking at it. Okay? So in 2006, bar examination, a question was asked. What is the principal identifying feature of a presidential form of government? Then they were asked to explain. And what are the essential characteristics of a parliamentary form of government? And here, diniscuss natin ito kagabi, no? So, the distinctions between parliamentary and presidential form of government. Okay? So yan. Ngayon, there are other forms. The one is de jure, meaning in accordance with the law. So it is in accordance with the existing law. Like for example, the picture that you pictures that you have on your screen, there's an Arab, no? So when, the most famous Arab Estrada. Huh? Sabi niya, when he was charged before the Sandigan Bayan, sabi niya, you're unfair to me, especially the media, because you have so many allegations against me. But you did not present even a single allegator. Ayan. Okay. And also, nakalimutan ko, happy wedding anniversary pala kay Miss Cora. Ano po? At siguro mamaya magpapa-buffet siya online. Thank you, attorney. Thank you, Dean. Sagot niyo raw ang buffet, ano? Pero online. Okay. So, thank you. Sige po. Now, we proceed to de facto. Hindi po impacto. Ah. I'm just saying de facto. Sinabi natin de facto, it may or may not be in accordance with the law, but it has the support of the people. So nakita naman ninyo yung nasa baba, that's the picture of Gloria Macapagal Arroyo as the de facto president, no, when Arap stepped down. And according to the Supreme Court, Arap has resigned and the resignation was constructive. Ba? Kasi sabi ni Arap, I did not resign. Hindi nga ako marunong gumawa ng letter na yan. Paano ako magre-resign? Okay? And then of course, the case of Estrada versus Arroyo, ano ba sabi ng Korte Suprema? Using the totality test, we hold that petitioner Arap, no, resigned as president. So it was a case of constructive resignation ko, no? And the press release was that petitioner's valedictory. Kasi bago umalis si Arap sa Malacañang, nag-issue siya ng kanyang press release, and according to the Supreme Court, that was his valedictory address. Sabi naman ni Arap, hindi nga ako na honorable mention, valedictorian pa. Kaya natuwa siya sa Supreme Court. Ha? Ginawa siyang valedictorian. Eh. Okay. And then in fine, even if the petitioner can still prove that he did not resign, he cannot successfully claim that he is a president on leave. Kaya lang gusto niyang palabasin, Gloria Arroyo is the existing president, de facto, pero de jure, and in his absence daw, siya pa rin ang presidente, at itinahalin tulad niya ito sa panahon that we were occupied by the Japanese. Kung saan, si President Quezon, at nung mamatay siya, si President Osmeña, yung kababayan ninyo, ang nag-take over ng Commonwealth Government while Jose P. Laurel was the president in the Philippines, kasi naka-exile si Quezon and Osmeña sa Amerika. Okay? So, that claim has been laid to rest according to the court by Congress. Why? Because Congress already voted to confirm the nomination of Gloria Arroyo to have Chufisto Gingona, Senator Chufisto Gingona, yung tatay ni Senator Gingona, no, as the Vice President. Because under Article 7, you know, if there's vacancy in the office of the Vice President, it is the President who nominates a member of Congress, hindi sinabi kung congressman o senador, basta a member of Congress, and it should be confirmed by the majority vote of all the members of Congress voting separately.
Okay, separately ba jointly? O yan. Okay. So by this affirmation of Congress, the presidency of Gloria Macapagal Arroyo has been a de jure government, no longer de facto, di ba? And then there was that recognition coming from other states, other sovereigns of the presidency of Gloria Arroyo. So wala na daw natira kay ERA. Kaya ang sabi dito ng Korte Suprema, his presidency is now in the past tense. Eh, wala na talaga, past tense na ito, eh, no? Parang yung ano ba ito? Nag-pass away na. Delikado yan. Now, what are the effects of a change in government? Sabi niya, well settled is the rule that as far as the rights of the predecessor governments are concerned, they are inherited in toto. So lahat yan, na mana nung successor government. Regarding the obligations, distinctions is made according to the manner of the establishment of the new government. So, actually, po pwedeng sabihin ni Cory Aquino na yung mga doubtful ang sitwasyon, ng mga obligasyon ng Marcos government, pwede niyang i-deny. Eh. And ito naman ang sinasabi ng mga progressive groups at the time of Cory Aquino na hindi mo dapat in-assume lahat ng obligasyon ni Marcos, lalo na yung ating mga foreign debts. Because some of them can be proven to have been spent personally, not for the welfare of the Philippines. Yun ang sinasabi ng mga progresibong grupo. But Cory Aquino assumed all the obligations, ayan, nabaon tayo sa utang. So conversely, as by a revolution, it may lawfully reject purely the personal or political obligations of the predecessor. So yun ang sinasabi nila na dapat hindi mo in-assume lahat. Yung mga napunta sa graft and corruption, you should have told our creditors that we will not pay these obligations because they were not spent for the welfare of the country or the people. Eh, talagang ganyan eh, no? Anyway, so puntahan natin yung tanong nung 2006 bar exam. Question number 10. How is state sovereignty defined in international law? And is state sovereignty absolute? So let us define what is sovereignty? And yesterday, I told you na pag kayo ay magtatayo ng milk tea product at abogado, ay dapat sovereignty. Ano? Ayan. Okay. So ano ba ang sovereignty as an element of the state? It is the power of the state to enforce its will on its members. So that power to impose the will of the state upon the members, we call it internal sovereignty or police power. And how did we define police power in your constitutional law? It is the most comprehensive, least limitable, all-encompassing of all the powers of the state. It may regulate rights and liberty for the common good. Diba? So, when the state legislates, it is in the exercise of its police power or internal sovereignty. And the other form of sovereignty is freedom from foreign control. And we call that external sovereignty, also known as independence. Sabi ng iba kalayaan, pero ang tunay ho talagang translation ng independence sa Tagalog ay kasarinlan. Okay, sabagay, hindi ka naman pwede magsarili kung hindi ka malaya. Ano? Now, the next question was, is state sovereignty absolute? Let us look at the decision of the Supreme Court in that case of Tanyada versus Angara. Okay? Ang sabi dito ng Korte Suprema, while sovereignty has traditionally been deemed absolute and all-encompassing on the domestic level, it is however subject to restrictions and limitations. So general rule, sovereignty is absolute. But as we evolve in our political history, it has become limited by certain obligations. Like for example, under our constitution, which you have studied last night, Article 2, Section 2, di ba? That we renounce war as an instrument of national policy, adopts generally accepted principles of international law as part of the law of the land. And we call that the doctrine of incorporation. So once you accept an international law and make it part of your law, then it limits your sovereignty. And then, another one is when you enter into an agreement, you are bound by your treaty obligations in good faith. And we call that doctrine as pacta sunt servanda. Hindi impacta, pacta sunt servanda. That
literally, ang ibig sabihin niyan, promises must be fulfilled. Huwag kang paasa. Okay? Kasi nga, uulitin ko, pag paasa ka, marami nagkakasakit. At ang sakit, walay tambal. Ang sakit na ito, UTI daw. Umibig, tapos iniwan. Umasa, tapos ininjan. Okay. So what about the principle of state continuity? That the state continues as a juristic being. Ha? Notwithstanding changes in the circumstances. So for as long as all the elements of the states are there, there might be changes in the population, there might be changes in the territory, just like what's happening to us right now. But just the same, ha? Eh, wala pong pagbabago, that the state will continue. Unless mawala ang isang napaka-importanting elemento, and we call that sovereignty. Because if you lose your sovereignty, you cease to be a state. Okay, that's the reason why yung Palestine ay sinasabi na hindi pa rin state. Kasi wala pa rin itong sovereignty dahil occupied pa rin ng Israel yung kanilang teritoryo. Okay, but Palestine is just like the Vatican, is an observer at the United Nations organization. Okay, now what about the case of Taiwan? Eh, na-discuss natin kagabi yung Taiwan, di ba? So, mamaya, pagdating doon sa recognition of states, we'll discuss ano ba talaga ang tunay na status ng Taiwan? At saan ba ang matatagpuan ng Taiwan? Malapit ba ito sa Tai 2? Okay, o kaya Tai 3? Mga ganun. Okay. So, what about recognition of states? Ito na, no? So, recognition of state is the acknowledgement of the existence of another state by fellow states. Okay? So, nakikita natin na ang isang estado ay naririyan at existing because it is recognized by other states or other sovereigns. Now, what can be the object of recognition? Not only the state, but government and belligerent in the belligerent groups. So later on, we'll discuss that. Now, in 2004 bar exam, sa inyo, daming tanong sa international law ng 2004 eh. Distinguish briefly but clearly, napakaraming distinction, alam ba ninyo, two points lang yata yan. The constitutive theory and the declaratory theory concerning recognition of states. So, paminsan-minsan lumalabas yan sa bar exam. But the last time it was asked was 2004, so 16 years ago, it might be asked when you take the bar. At napakaswerte ninyo dahil magkakaroon na for the first time, no? Kasi since the bar examination was held, it was always in Imperial Manila. But starting next year, according to the rules of the Supreme Court, the bar exam would be held simultaneously in Manila and in Cebu. So, naanay bar exam sa Cebu. So, yung mga taga Cebu, pwedeng hindi na kayo umalis ng Cebu, di ba? At malaking bagay yun, especially on your expenses. Kaya lang isa sa mga problema natin yan, pagka magbabarka at malayo sa iyong bahay, ay yung expenses. Diba? So kaya, minsan talagang it will drain your resources, not only your powers, but your resources. Pero ang pakiusap ko lang, just like what I told you the other week, eh, ipasa na ninyo. Kasi darating ang panahon na hindi lang yung bag ang magiging transparent. Ha? Delikado tayo dyan. Okay. So, yung mga taga Mindanao and some other parts of Visayas, may option kayo. Either to take the bar in Manila or in Cebu, depending on your discretion. Hindi kayo pakikialaman dyan ng Korte Suprema. Yung mga taga Manila, gusto magpunta ng Cebu para maiba naman ang environment, then you can do it. Diba? Okay. So, puntahan natin yung declaratory theory of statehood. Ang sabi dito, a state is a person of international law that meets certain structural criteria. And what are those criteria that an entity should have for it to be recognized as a state? Now, we will apply the 1933 Montevideo Convention that we talked about last night, no? Defining who is qualified to be a state. Hindi ito bang, let's say, bumili ako ng isla dyan sa Cebu, ako ba, pwede ko na i-declara na state ito. According to that Montevideo Convention, well, that's just one. That's a defined territory. No? But you should have a permanent population. And the permanent population was not
clarified how many, just like the territory, and then of course a defined a government, diba? And we have studied that, and of course letter D, the capacity to enter into foreign relations or relations with other states. That's why if you read that case of province of North Cotabato versus the government of the Republic of the Philippines, okay, ang sabi ng Korte Suprema dyan, when the law or the MOA, yung BJA, bang Samoro Juridical Authority, ay makipag-enter into foreign relations, that is an act of sovereignty. So only states can do that. Kasi dun sa naunang memorandum of agreement between the Philippine Republic and Bang Samoro Juridical Entity pala, BJE, pinapayagan yung BJE na mag-enter into foreign relations. Exception lang, hindi siya pwede mag-enter into foreign relations doon sa mga states na wala tayong diplomatic relations. So when an entity is allowed to negotiate or to enter into foreign relations, to transact with other foreign governments, that is an act of sovereignty. So you are making BJE a state. Diba? Kasi meron siyang territory, meron siyang population, so meron siyang government. Yun lang ang kulang niya para maging state yung sovereignty. O kaya sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yung memorandum of agreement. Okay? But it has been the dream of our friends, brothers, and sisters there in Mindanao na magkaroon ng certain autonomy. That's why at the time of Pinoy, na ito na, at naaprubahan na yung BARM, diba? So to give them some sort of autonomy and not independence because they are still part of the Philippines. Okay? So we apply this, and if a territory or an entity has all these qualifications, then it is already a state. Okay? Independent of the recognition by other states. So in this case, itong Taiwan, na malapit sa Tai 2 siguro yan, Tai 3, Tai 4, Tai, yan. May permanent territory, of course. May population. Ha? At merong government. At babae ang kanilang presidente, at hindi ito nire-recognize ng World Health Organization. But in fact, Taiwan has the best plan in addressing COVID-19. Di ba? Kaya lang ayaw i-recognize ng WHO kasi daw mababiolate yung One China policy. Ano naman, we're talking of health here. Let us not politicize health issues. Di ba? Tama na yung mga politika sa health kasi nagkaroon na tayo ng fail health. I mean, PhilHealth. Imagine, Vice President ng PhilHealth during his birthday at office hours pa ito, mga kapatid, niregaluhan ng isang box. Oh, tapos yung laman ng box paglabas, kita nyo naman sa video, sa TV, at saka sa Facebook, sus, Ginoo, naibay, di ba? may babaeng halos wala, naro damit at nagsasayaw. Pambihira naman, birthday ni sir, yun ang regalo. Sana all. Hindi naman. Okay. Sabi nila, wala namang graft and corruption under Republic Act 3019 because the funds used were private funds. O sige, garanting na for the sake of argument but without believing it entirely, no? Na ito ay private funds, hindi pa rin ligtas dapat sa liability. Why? Office hours ito eh. Ba't kayo magsiselebrate? Di ba? At the very least, ay may penalties ito under Republic Act 6713. Yan, ano ba yung 6713? That is the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. O, edi ginagamit mo yung oras ng gobyerno para sa iyong personal na dahilan, baka naman may liability. So, baka naman dito pwedeng kasuhan. Kaya lang, ang tingin ko dito sa Pilipinas, ang kinakasuhan lang, walang face mask eh. Diba? At saka mag-asawa nga, tapos o kaya partner, tapos sabay kumakain, pareho ng kinakainan, pareho ng tinutulugan. Diba? They share everything in common. Pero pagka nagmotor sila, dapat may barrier. Diba? Saya. Okay. So yan. Now, what is the other theory on the recognition of state? The other one is constitutive theory. So it defines a state as a person of international law only if it is recognized by other sovereigns or as a sovereign by other states.
So dito bumagsak ang Taiwan. Kasi other states do not recognize Taiwan as a state. Although under that declaratory theory, Taiwan is a state. Because it has all the elements of a state. Diba? It is free from foreign control. Eh, ayaw nga niyang pa-control sa China eh. Oh. But under the constitutive theory of statehood, recognition can only be done by other states. So if other states do not recognize the entity as a state, it is not a state. And it has no international personality. Ayan, ang kaibahan niyan, ano? Hmm. Now, governments can also be recognized. Kasi based on the principle of state continuity, the state continue as a juristic being for as long as all the elements are there. There might be changes in the population, there might be changes in the territory, na kinukuha ng China yung teritoryo, there might be changes in the government, but the state remains the same for as long as sovereignty is there. Okay? So, ngayon, governments may be recognized and we have the so-called de facto recognition. Okay? So when you say de facto recognition, it is extended by the recognizing state which believes that some of the requirements for recognition are absent. Kaya de facto lang. The recognition is generally provisional and limited to certain judicial relations. It does not bring about full diplomatic intercourse. Okay? Ayan. So ngayon, puntahan natin yung kaso ng Venezuela. Di ba? So in Venezuela, last year, nagkaroon sila ng election. The United States does not recognize Maduro regime as the government of Venezuela. Dahil para kay Donald Trump, ang nanalo talaga sa election ay si Juan Guaido. Di ba? According to the United States, it does not consider former President Nicolas Maduro to have legal authority and to break diplomatic relations. Kasi sabi ni Nicolas Maduro na yung sinasabi na siya ang nanalo, although sabi naman ni Juan Guaido, ako nanalo, parang Pilipinas lang yun. Nasa election, may nananalo at may dinadaya. Okay. Pag di ka nanalo, dinaya ka. Kaya alam nyo, pagka kayo election lawyer, madali kayong yayaman. Eh, di ba? Kasi mayat maya, may nagpapail ng election protest, siyempre pera yan. At matatapos na yung may next election na naman, hindi pa tapos yung usapan. Ayan. Then I remember, I forgot the citation of the case. Ito yung kaso ni nung sa Pasig, yung congressman doon. No? Sabi nung yung isang congressman nanalo, tapos may nagfile ng election protest. Pagkatapos, the day before the next election, 3 years, saka lang lumabas yung desisyon na panalo pala yung Protestant, no? Hindi, Catholic naman siya pero Protestant ang tawag natin kasi siya nagfile ng protest eh. Ayan. Okay. So Protestant ang tawag natin. Ayan. Okay. So ngayon, ganun din pala sa ibang bansa. Tingnan nyo, look at Venezuela, no? Ayan. So ano ang kwan dito? The United States as one of the most powerful countries today, pag di kanya na-recognize as a state or as a government, dahil government ang issue dito, Venezuela is a state, no? But the new government must be recognized by other governments. Huh? Okay. So 2004 bar exam. Again, ano? 2004, talaga namang ang daming tanong sa international law. Distinguish briefly but clearly the Wilson Doctrine and Estrada Doctrine regarding recognition of government. Okay. So unahin natin yung Wilson Doctrine. Huh? So actually, this is called as the Wilson-Tobar Doctrine. That it does not recognize a government established by revolution, civil war, coup d'etat, and other forms of internal violence. Okay? Until the freely elected representatives of the people have organized a constitutional government. So sino ba si Wilson? Galing po ito doon kay Woodrow Wilson, the 28th president of the United States, at saka yung Ecuadorian Foreign Minister Carlos Tobar. Okay? So kaya Wilson-Tobar Doctrine ang talagang pangalan niyan. Okay. So ang nangyari, let's say nagkaroon ng revolution na overthrow yung existing government.
other governments will not recognize that revolutionary government until it would hold elections. Otherwise, forever kang hindi recognize. Kung may mag-recognize man sa yung iba, it will be de facto recognition. Kasi no full diplomatic relations with other states. So, why did other countries adopt this kind of doctrine on the recognition of government? Because it was designed by the Americans and Ecuador to prevent military personnel from overthrowing a civilian government. Usong-uso yan sa South America at the time. That is the reason why itong si President Woodrow Wilson, hindi si Tom Hanks doon sa Castaway, nag-initiate ng ganitong uri ng doktrina na sige, magkudita kayo, but we will not recognize your government unless you have free election. Right? And I remember may mga nagpaplano rin na magkaroon tayo ng revolutionary government. Ha? Diba? Narinig nyo yan? Magkaroon revolutionary government. How can you have a revolutionary government when you have an existing constitution? And sad to say, there are lawyers supporting the movement. Hala? Alam ko, ang aming lawyers, you have to pledge allegiance to the Republic of the Philippines and its constitution. So you have an existing constitution and then you would like to establish a revolutionary government? Well, abagay, sa revolution naman, kapag ka nanalo ka, ay hindi ka parurusahan. Pero pag natalo ka, ay saka ka lang mapaparusahan, di ba? Because the history is always written by the victors. So kawawa naman yung mga talunan, hindi sila napapakinggan, di ba? Ayan. Okay. So what about the Estrada Doctrine? Aba, hindi po ito si Joseph Estrada. Ha? The Estrada Doctrine, it was derived from the writings of Genaro Estrada. Okay? The Mexican foreign minister at the time na until his death yata, hindi ko alam. Basta foreign minister siya ng Mexico. Okay? So sabi niya, when there is a new government and other governments would deal with that new government that was established through a political upheaval. So ganun din, kudeta, civil war, etc. That does not mean that the other states dealing with that new government, or the other governments dealing with that new government, is recognizing or are recognizing that new government. Okay? So, itong Estrada Doctrine na ito ay para ba itong one, Microsoft, user-friendly? Bakit user-friendly? Eh, friend ka niya pag nagagamit ka niya. So, kaya kami makikipag-deal sa iyo kasi we need something from you. Okay? You have resources that we need. You have raw materials that we need. But when we deal with you, it does not mean we are recognizing you. On the other hand, it does not also mean that we are not recognizing you. Diba? So, nag-flip-flop yan. Baga two-timer. Okay. But there is another doctrine in the recognition of government that was not asked in the bar yet. Okay? That's the so-called Stimson Doctrine. Hindi po ito ka mag-anak ni Bart. Bart Stimson. Simpson pala yan. So this doctrine was proposed by Henry Louis Stimson. Sino ba siya? A Governor General of the Philippine Islands from 1927 to 1929. Alam nyo, nang tayo nasa ilalim pa ng mga Amerikano, yung mga gusto mag-train sa politika, pinapadala sa Pilipinas yan. Kaya ginagawa tayong practice ground, ano? Training ground. Pag na-train na dito, babalik na sa kanilang bansa, at doon na makakuha ng magagandang appointment tulad ni Henry Louis Stimson, naging US Secretary of State. Yan na yung Secretary of State, that is the Secretary of Foreign Affairs of the United States. Ang tawag lang Secretary of State. Okay? And then si William Howard Taft, diba? Naging Governor General ng Pilipinas, the first civilian Governor General of the Philippines in 1901. Oh, matapos siya, pumunta ng Amerika, bumalik sa bansa nila, he became President William Howard Taft. Nasaan na si Howard Taft ngayon? Yung Taft Avenue dyan sa ilalim ng LRT dito sa Maynila. Traffic, ano? Ngayon yung tawalan traffic. Okay, so ano naman itong Stimson Doctrine? Ang Stimson Doctrine is the opposite naman noong Wilson Tubar, or opposite or complementary. No? So dito, it does not extend recognition to a government established as a result of external aggression. Meaning, may existing government and then you have a new government
that is brought about by invasion. So tulad ng panahon ng Hapon, nilusog tayo ng mga Japanese, eh hindi po pwede silang ma-recognize yung Philippine government under Japan unless magkaroon sila ng civilian government. And that's the reason why the Japanese Imperial Army in the Philippines, no, na under the command of Masaharu Homma, ay nag-try na mag-establish ng civilian government by first talking to Jose Abad Santos. I think he was the Chief Justice at the time. So the Japanese government talked to him. Would you be willing to lead the Philippine Republic as its president? And then Abad Santos, according to the story, did not corroborate and collaborate with the Japanese. So he was executed in Davao in front of his son. Ano? Ayan. So pinugutan. So ngayon, kinausap nila itong si Jose P. Laurel, and Laurel agreed. So we had that, the so-called Puppet Republic of the Philippines from 1943 up to 1945. No? Matalo na itong mga Japanese na ito. Okay. So that's Stimson Doctrine. In modern times, the United States under George Bush invaded Iraq. Okay? Killed Saddam Hussein. So, nag-gobyerno ng Amerika, but the government of Iraq cannot be recognized unless there is a civilian government that is freely elected by the people. So, nag-effort ang mga Amerikano na mag-elect at mag-install ng bagong gobyerno. So, nagkaroon sila ng bagong presidente, pero andun pa rin yung gulo. Diba? So, that's the Stimson Doctrine for you. Now, what about recognition de jure? So, recognition de jure is extended to a new government if it is already stable and effective. And there is no substantial resistance to its authority. And the government must show willingness and ability to discharge its international obligations. So, dito nanggaling yung willingness ni Cory Aquino na i-assume lahat ng mga obligasyon nung pinalitan niyang gobyerno para ma-recognize na tayo de jure yung kanyang gobyerno as a de jure government. Because remember, kaya nagkaroon ng revolutionary government si Cory, no? Ito kasi, parang sinasabi na, bakit si Cory may revolutionary government? Bakit ngayon? Hindi po pwede. Eh kasi at that time, no, nagkaroon ng election. Ha? At sa ilan, ang constitution that we were using at the time was the 1987 constitution. And under that constitution, the winner in a presidential and vice presidential election would be the ones proclaimed by the National Assembly. Ayan, National Assembly. Hindi yung Batasang Pambansa. And the ones proclaimed by the Batasang Pambansa after the snap election in 1986 was, or 87 rather, was Cory Aquino. I'm sorry. It was Marcos and Tolentino. Sorry, nalito tayo. It was Marcos and Tolentino. So they were the ones lawfully proclaimed as the winner in the presidential election. Eh kaya lang, ayaw nitong sina Cory Aquino dun sa gobyerno ni Marcos. Dahil sabi nila, nagkadayaan, there was massive cheating. So, February 1986, pinatalsik nila itong si Marcos, the so-called EDSA Revolution, at sa Monday, ano, ay anniversary ba yan? Celebration ba yan? Ng Declaration of Martial Law. Way back 1972. So, kung si Marcos nawala na duly proclaimed as elected president and Tolentino as the vice president, so sino pumalit? Eh di si Cory Aquino. So anong pagbabasehan niya? Unconstitutional yung kanyang gobyerno kung susundin niya yung 1973 constitution. That's the reason why Cory Aquino issued a proclamation March 1986, para magkaroon tayo ng freedom constitution. Okay, it was different from the 1987 constitution. So ito yung interim constitution na ginamit ni Cory Aquino kung saan niya binasa yung kanyang mga powers at nag-issue siya ng mga executive orders with the effect of a law. That's why the family code is just an executive order issued by Cory Aquino which in effect amended the civil code. And the civil code is a law. Republic Act, ano ba number no Republic Act na yan? 386 ba yan? That's is a Republic Act. And remember, that's a law. So how could an order of the president amend
an existing law, the civil code. Okay? So executive order lang itong family code na ito. But because of the revolutionary powers of Cory Aquino, under her own terms and under her own constitution in 1986, yun yung Freedom Constitution, edi nagkaroon ng kapangyarihan si Cory na mag-issue ng mga executive orders. And true to her promise na hindi siya magtatagal sa kapangyarihan, she appointed a constitutional commission that would draft the 1987 constitution as we know it today. So pinpointed niya yung mga tao, finger pointing ang ginawa ni Cory Aquino dahil paano pa magkaka-election? Madali ang gusto niya magkaroon ng constitution. Okay. So and these 50 men and women na pinamumunuan ni former Justice Cecilia Muñoz Palma, she was the president of the commission which drafted the constitution with the likes of Father Bernas, itong sina Jaime Tadeo, etc. They drafted a constitution. So, nung magkaroon ng constitution na bago, pina-approve kay Cory Aquino, di inaprubahan niya, so anong gagawin natin? It will be submitted to the people for ratification. Kasi representatives lang sila ng mga tao, di ba? So, we have the sovereign power. Okay. Now, there were three people, nasabi ko ba sa inyo before, na nagngangampanya para no ang iboto ng mga botante at that time in 1987. So hindi ko na papangalanan yung Juan Ponce Enrile, Joseph Estrada, tsaka yung Arturo Tolentino, no? They were campaigning under the so-called Grand Alliance for Democracy para no ang iboto natin, para maibalik yung dating sistema. But unfortunately for them, more than 88% yata ng mga botante at the time voted yes to ratify the 1987 Constitution. So any allegation or imputation of illegality because Cory Aquino was the one who appointed this and they were not representatives kuno by the people or of the people, that was cured because the people have spoken when they ratified and agreed to the implementation of the new constitution. Diba? So that's the reason why the 1987 constitution, according to the Supreme Court, is a valid document. And in that case of De Leon versus Isguerra, this constitution took effect on the day it was ratified, February 2, 1987. Okay? Yan ang effectivity ng 1987 constitution. Now, the government must enjoy popular consent or approval of the people. So those are the elements or requirements so that recognition de jure may be extended by other governments. And take note that absence of one of this will make recognition just de facto, not de jure. Okay? Maliwanag tayo dyan, mga kapatid, at kapanalig sa pananampalataya. So ngayon, kung magkakaroon ka ng revolutionary government, it is presumed na nagkaroon ka ng revolution. Diba? So anong gusto nila? Magre-revolution tayo para magkaroon ng revolutionary government? Respect the constitution. Diba? That's one of the duties not only of lawyers who took our oath but also of every Filipino. Kaya nga, yung mga kawani ng pamahalaan, meron tayong panunumpa sa Republika ng Pilipinas, panunumpa sa konstitusyon. Diba? Ayan. Okay? So let us move on. Now, what are the effects of recognition of a state or government? So first is the establishment of diplomatic relations. Once you establish a diplomatic relations with a new government or a new state, that's in effect a recognition. Okay? And then you are giving the right to sue in courts of the recognized states, and then right to possession of the properties of the predecessor on the recognizing state. Just like when Cory Aquino took over Marcos, there was that issue in Japan, di ba yung Roppongi property, if you could recall, na may mga tao si Cory na gustong ibenta kasi nga naman, mahal yung property na doon sa at the heart of Tokyo. Alam niyo naman kung magkano ang bentahan ng mga property dyan sa Tokyo, di ba? So kaya lang, hindi na benta kasi property natin yan. So inassume natin lahat yan coming from the old government. And all acts of the recognized state or government are validated retroactively. So preventing the recognizing state from passing upon the legality in its own court. So hindi natin pwedeng questionin yan kasi inassume niya lahat ng obligasyon noong nakaraang
gobyerno. Now, what about belligerency? Belligerency under international law is the status of parties legally at war. So, kung kayo ay nasa gera, you are belligerents. So, belligerency exists in a war between nations or in a civil war if the established government treats the insurgent forces as if it were a sovereign power. Okay? So, ang tanong dito, ito bang Abu Sayyaf group? You know, Abu Sayyaf, di ba? Tagal na ang problema natin yan. Eh, are they insurgent or are they belligerent? Kasi pag insurgent, local problem yan, insurgency. They are treated as common criminals. They are not political offenders, but they are common criminals. Di ba? Pero pag sila ay mga belligerents, they are recognized under international law and they may possess certain rights because they are not treated as common criminals. They may possess certain rights that they could enjoy under international law. So yan ang effect if you treat a group as belligerents as and not as insurgents. So this now will be governed by the Hague Conference on Belligerency. Okay? Nasaan ba ang The Hague? The Netherlands. Ayan. Okay. So what are the conditions for belligerency? So para ma-identify natin, sino ba ang belligerent? Ang Abu Sayyaf kaya ay belligerent or insurgent? Kasi pag belligerent yan, as I told you, they enjoy certain rights under international law. Okay? So, there must be an organized civil government. Abay, wala, di ba? Pero yung MILF, merong organized civil government. Now, the rebels occupy a substantial portion of territory. Now, in this criterion, parang hindi substantial yung MNLF, ano? Kasi ilang probinsya lang ba ang hawak niyan? Kahit na yung BARM, ilan ba yan? Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan. So, tsaka Sultan Kudarat ba kasama? Okay. So, yun lang ang probinsya. And we have 81 provinces all in all. In all of our 17 regions. So, 5 provinces vis-a-vis 81 ay hindi ito substantial portion of territory. Okay? Now, conflict is serious and the outcome is uncertain. Of course, kasi bata pa yata tayong pare-pareho, eh, may ganyan ang problema. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. And the rebels are willing to observe the laws of war. Oh, eh yung pagkikidnap, kidnapping for ransom, yung mutilation, beheading, ay hindi yan nire-recognize as acts of belligerency. Yan ay acts of barbarism. So in the absence of this, it will be considered as a state of insurgency, not belligerency. So in that case, yung Abu Sayyaf, we cannot consider them as belligerents. They are mere insurgents. Okay? Maliwanag. Now, puntahan natin yung fundamental rights of the state. Ha? Yan yung ating Philippine Air Force. Ha? Pero hindi, nasa museum na yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na yan ang ating mga fighter plane. Ha? Okay. The existence and right to existence and self-defense. That is a basic right. Then, sovereignty and independence. Equality, because of the so-called par in parem non habet imperium, territorial integrity and jurisdiction, the right of legation, or diplomatic intercourse. Okay. So, puntahan natin yung right to existence and self-defense. That's the most comprehensive of all other rights of the state that flows from it. The right to self-defense is a basic right even of every individual. That's why self-defense is an what? Ano tawag nyo dyan? Justifying circumstance ba yan? O, di ba? Na, kaya lang mayroong unjust provocation, etc. Bahala na kayo dyan sa criminal law. Di ba? Pero even states enjoy the right to defend itself. So kung inaagaw na ang mga teritoryo mo, eh siguro kailangan mo nang i-depensa ang sarili mo. Di ba? So, very simple illustration. You are a schoolboy or a schoolgirl in the grade school. And here comes a bully who every day teases you, does something bad to you. Pag hindi ka lumaban and you do not stand your ground, every day ibubully ka niya. Diba? Eh kasi takot ka dahil malaki siya,
powerful siya sa tingin mo, matapang siya. Oh, pero may hangganan, di ba? Kasi one time lumaban ka, of course mabubugbog ka, masasaktan ka, pero nasaktan mo rin siya. Next time he or she will think twice before bullying you. Di ba? Eh tayo, takot tayo, malaki ang China. O, pabayaan nilang natin. Huwag na tayong lumaban kasi malaki ang China eh. Eh matapang ang presidente natin, eh ba tayo lumaban sa China? Eh kasi ayaw niya raw mamatay ang kayong mga sundalo. Well, talagang ganun ang buhay. Di ba? So kung priority, di ba? Priority, as I told you probably last week, sabi ni Maya Angelou, do not make someone a priority if to him you are just an option. Okay? So para i-prioritize mo ang isang tao, dapat priority ka rin niya. Okay. So paano nga ba naman natin ididepensa ang ating sarili kung ganito ang sitwasyon? Oh, China has more than 2 million active military forces. Mas marami pa kaysa active military forces ng Amerika na 1.3 million lang. Yan ang sinasabi ng saan ko ba nakuha ito? Ah, doon sa fact sheet. Do not get me wrong, ha? FACTASHEET. Fact sheet. Baka iba marinig nyo eh. Ng CIA, Central Intelligence Agency yan, ha? Nasa may website naman sila. Oh, imagine that. China has the biggest active military force in the world with 2 million soldiers. O tayo, 125 daw. Eh kasama pa siguro dyan yung mga ghost employees. Ha? Okay. Imagine, mas malaki tayong dihamak sa Taiwan. Taiwan has 275 active military force. So ito yung pinanggagalingan nung sinasabi ni Presidente Duterte na hindi natin kaya ang China. Pero manood kayo ng mga video sa YouTube, lalo na yung nanggagaling sa India, ha? Dahil magkaaway din ang China at India ngayon, eh tingnan ninyo na ang military forces ng China, every 2 to 3 years napapalitan. So hindi trained yung mga yan. Bakit? Eh kasi meron silang mandatory military service na 2 or 3 years yata pag umabot ka ng 18 years old. So mabilis ang turnover. In other words, hindi sila professional soldiers kasi nandyan lang sila being conscripted because they are required by law. Hindi katulad nung sa ibang bansa na kay walang mandatory military service, so their soldiers are really professional soldiers. Okay? Ay, may nagbulong sa akin eh, sa atin naman daw talaga training ground lang yung armed forces, di ba? Kasi ang final destination ng mga yan sa politika eh. Okay. Narinig ko lang yan. Do not quote me on that. Liwanag. Kaya ngayon daw, meron tayong general government. Why is it called a general government? Ha? Because everyone in the government is a general. A former general, di ba? Yan. Okay. So yung terrorism later on, i-define natin kung sino ba ang terrorist. Ano? Okay. So now, what about aggression? In order to exercise the right to self-defense, there must be aggression. And what is aggression? Aggression is the use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another state in another manner inconsistent with the UN Charter. Okay. So, i-analyze natin, ha? Without being biased. Objective lang tayo. Yung bang ginagawa ng China sa atin, can that be considered a form of aggression? Take a look at the definition of aggression under international law. The use of armed force by a state against the sovereignty, territorial integrity. Never mind political independence, no? Oh, ano bang ginagamit ng China? Ang Coast Guard ba? Di ba armed forces yan? Sabi pa rin yan. Diba? So, Coast Guard ng China, hinaharas yung mga Filipino fishermen, pagkatapos, tinake over yung ating mga islands na nasa loob ng ating exclusive economic zone na wala naman silang overlapping exclusive economic zone, particularly the Scarborough Shoal and other islands in the Spratlys. O, hindi ba aggression yan? Tell me, what do you call that? Ah, diba? That's the reason why itong si Ombudsman Conchita Morales at saka si Secretary Albert Del Rosario,
at pumayag na maging abogado nila itong si Justice Carpio, ay nag-file ng kaso sa International Criminal Court against China for crimes against humanity because China is depriving, particularly the Coast Guard of China, is depriving our fishermen of their livelihood. Diba? Oh, naku, kahit natingnan ninyo yung kaso ng Iceland versus United Kingdom, the right to livelihood is a basic right. Okay? Ngayon, what are the requirements so that the right to self-defense can be properly exercised? There must be an armed attack. Ah, hindi ganyan, si Spider-Man yan. Okay? Armed attack. Inatake na ba tayo using arms ng China? Wala. Pero hinaharas na yung ating mga fishermen. And China has taken over Scarborough Shoal. At napakalapit niyan sa mainland ng Luzon. Diba? And then you put up a defensive action, you have to report that to the UN Security Council. Kaya ang problema natin, permanent member ang China ng UN Security Council. Pero remember, yung permanent members, lima naman yan. At lagi naman magkakampi dyan ang China at Russia. Ha, yan ang traditional na magkakampi. Magkakampi rin naman dyan ang United Kingdom at United States. O diba? Kamag-anak yung mga yan. At yung France, yan palagi ang swing vote. So kung saan papanig yung Pransya, yun ang panalo. Never mind the 10 other non-permanent members. Kung nasaan yung majority nung permanent members, dun pumupunta yung majority nung 10 non-permanent members of the UN Security Council. O, politika rin yan eh. O, dun ka sa malakas. Ha? Okay. So ngayon, such action shall not in any way affect the right of the UN Security Council to take action at any time as it deems necessary to maintain or to restore international peace and security. March 19, 2003. Sabi ni George Bush, if Saddam Hussein would not show our forces its weapons of mass destruction, we will attack Iraq. Okay. So, binigyan niya ng ultimatum si Saddam Hussein, ipakita mo ang iyong mga deadly weapons. Sabi ni Saddam Hussein, I don't have any deadly weapon. All I have is a dead weapon. Non-functional weapon. Ano? Eh, ang problema, dumating yung deadline no March 19, 2003, hindi na ipakita ni Saddam Hussein ang weapons of mass destruction. So, anong ginawa ng America under George Bush? Yung anak, no? Kasi dalawa yun. Yung tatay, namatay na yata. Yung anak ng presidente rin, inatake ang Iraq. Despite the voting sa UN Security Council, hindi pa lumalabas yung resulta ng voting, umatake ng Amerika. And it turns out na ayaw pala ng majority ng UN Security Council na atakihin ng Amerika ang Iraq. Okay? May nagawa ba ang UN Security Council? Wala. Kasi Amerika yan eh. O sige, who dare fights against mighty Uncle Sam? Kaya nga sabi ng mga Africans, when America sneezes, the rest of the world catches flu. So pagka medyo bumahing ang mga Amerikano, nagkakaroon ng trangkaso ang lahat ng mga bansa. Pero ngayon, iba eh. Kapag ka nagka-virus ang China, ang buong mundo titigil. Ha? Okay, kaya sabi nila, when God created the world, China created everything else, including the one that would kill us all. Okay. At naniniwala ba kayo na 8,000 lang ang infected ng COVID sa China? 8,000 ba? Parang ganun. Tapos tayo, na napakaliit ng population natin kumpara sa 1.4 billion ng China, meron na tayong almost 200,000 infected. Ano? Di sana all. Na konti lang ang infected. Okay. Now, what about the right of equality? Sabi niyan, every state is entitled to the same protection and respect that we accord other states under the rules of international law because all states are equal. Yun nga sinasabi natin, par in parem, non habet imperium. Equality of all sovereign. That's why, if I recall, during the campaign for the presidency, kung si President Arab, di ba, tumakbo siya uli. No? Sabi niya, if the Americans landed on the moon, in my term as a president, I would make sure that a Filipino would land in the sun. OMG, nagulat yung kanyang mga kasamahan, sir. Mainit doon. Hindi tayo pwedeng mag-landing sa araw.
Sabi niya, hindi ka nag-iisip. Gagawin natin ito sa gabi. Okay. hindi na mainit. Gabi na eh. Ayan. Okay. So, puntahan natin yung another right, territorial integrity and jurisdiction. When we talk about territorial integrity, we are referring to the landmass on which the inhabitants of the state lives, terrestrial, maritime and fluvial, tubig, no? And then we have the aerial domains. That's why ang ating armed forces, meron tayong terrestrial. Ito yung army. Sa Tagalog, hukbong katihan. Bakit katihan? Siguro mangangati sila. Hindi. Kati means dry, no? Tuyo. So, nandun yung army. Maritime and fluvial, then you have your navy. Di ba? Hukbong dagat. Ayan. And then you have your air force. Ha? Ano yan? Hukbong panghimpapawid. Sabi nila na puro lang air, wala namang force. Ay, nako, unfair naman sa air force yan. Ha? Okay. And then, of course, pagdating dito sa dagat, no, ating maritime and fluvial domain, we have learned last night that there is the so-called right of innocent passage. But that right of innocent passage cannot be granted or cannot be extended to our aerial territory. Okay? Aerial. Bakit? Ayan. There is no right of innocent passage in airspace. That was based on the International Convention on Civil Aviation, December 7, 1944. Ano sabi dito? The contracting parties, ito yung mga pumirma dito sa International Convention na ito, no? Recognize that every state has complete and exclusive sovereignty over airspace above its territory. So we do not recognize the right of innocent passage in airspace. Bakit? Kasi, take a look at this illustration. In territorial waters, may right of innocent passage. So, pwedeng nakikiraan lang sila na hindi na nagpapaalam. Ha? Nakikiraan lang. That's 12 nautical miles from your baseline. So, malayo yun. Kasi, i-convert natin 1.6 kilometers times 12. Aboy, malayo yan. Kahit na kanyunin ka dyan, bombahin ka niyan, hindi masyado yung epekto, no? May epekto, of course, pero hindi ganun kalala. That's the reason why yung kababayan nyo dyan sa Mactan, nanalo laban doon sa mga Europeans. Why? Eh, mayabang si Magellan eh. Sabi niya kay Haring Humabon, o panoorin mo lang kami, Cebu, no? Panoorin mo lang kami how we subjugate that arrogant leader of Mactan. Eh, yun sabi nila, ha? Eh, by the name of Lapu-Lapu. Ano ba nauna? Lapu-Lapong tao o yung isda, whatever. Ngayon, ang problema, yung mga barko ni Magellan, ha, lima yung dala niyang barko, although apat na lang yata na magpunta dyan, dahil nawala na yung isa, mababaw yung shores ng Mactan, so hindi makadaong yung barko ni Magellan ng malapit-lapit. So sila ay bumaba sa barko kasi yung kanyo nila hindi makarating dun sa island itself. Eh. So, magpa-fire ng cannons pero hindi makarating yung cannonball dun sa Mactan. So bumaba si Magellan at doon ginawa ang labanan sa shores of Mactan. Diba? So doon natalo si Magellan. So ganun din yun. Pero pag airspace, remember the bombing of Hiroshima and Nagasaki, August 8 and August 9, 1945. No? Ano nangyari dito? Dumaan yung mga eroplano. Yung nauna, yung inolagay. At ibinagsak yung bomba that flattened, not the curve, but Hiroshima on August 8, 1945. Diba? Yan. So, napasurrender tuloy ang Japan kasi wala na siyang magagawa. So, yan. That's the evil sought to be avoided by this prohibition of the right of innocent passage over airspace. Okay? This shall not include outer space kasi naman yung outer space ay talagang malayo na yan. Mamaya, submit. Tinatanong yan sa bar exam, 2003. Out of this world ang tanong. Okay. So, other states have no right of innocent passage over the air territory of another space because of the reason that I already discussed with you. Okay? So, absolute ang ating right. Kaya nga, pagka may mga civilian aircraft, commercial airliners, na dadaan, tumatawag sila doon sa control tower na makikiraan sila. So one time sa aeroplano, ang sabi, we are now in the airspace of
Cambodia kasi nag-veer away daw kasi ayaw magpadaan nung Myanmar. So dadaan ka dun sa Cambodia. Okay? Kasi magkatabi yung airspace, no? Kasi pababagsakin ka dyan, absolute right yan eh. So what happened in 1983? There was the story of KAL. Ito yung Korean Airlines, no? Mga OPA ito. Flight 007. It was a civilian airliner that was shut down by the Soviet Air Force. Remember, at that time, meron pang USSR. Union of Soviet Socialist Republics. Okay? So wala nang USSR ngayon. Pumalit dyan yung Russian Federation. Nakaibigan natin, ano? Kaya, nakadevelop daw ng vaccine. Ang tawag yata ay Putin C. Okay? Ayan. Mas okay na yung Putin C daw kaysa dun sa, ano ba yung sa China? Ayan. Okay. So ngayon, at that time, there was Cold War between the United States, of course, and the USSR. So wala na ang USSR ngayon. Parang ang pumalit yata, USJR. Ah, junior kayo, no? Yung SR senior. So pag kami sa San Sebastian naging university, kami na yung USSR. University of San Sebastian Recoletos. Kayo naman kasi USJR. Junior, kami yung senior. Anyway, so yung Korean Airlines Flight 007, dumaan dun sa Sea of Japan near Moneron Island. And Moneron Island is west of Sakhalin Island. It was a disputed territory between Japan and Soviet Union at the time. Okay? So ang ginawa nitong Soviet Air Force, ang sabi, nag-warning daw, shut daw sila, pero hindi naman. Pinabagsak yung Korean Airlines. That was September 1, 1983. Hindi masyado nabalita sa Pilipinas kasi wala pa tayong mga internet noon. Ang news lang dito eh yung Channel 7, Channel 2 sa Metro Manila, ano? At wala pang avenue para makita natin, hindi katulad ngayon, napakarami ng news organizations na at any time pwede mo mapanood. Kung wala kang television, meron kang internet, mapapanood mo. So, pinabagsak yung aeroplano. All 269 passengers and crew on board that flight were killed. At galit na galit ang mga Amerikano because there was a US congressman who was there and he was killed. Sa mga napatay. Okay? Ang pangalan niya, Lawrence McDonald. Kaya sumikat si Jollibee. Namatay si McDonald. Okay? Saan ba ang biyahe nitong aircraft na ito? Galing sa New York City, nag-stop over siya doon sa Anchorage, sa Alaska. Eh, siyempre, ang Alaska, malapit sa Soviet Union. At yan ay dating pag-aari ng Kingdom of Russia, the Empire of Russia, na ibinenta sa mga Amerikano. Huh? Okay. So that was a Russian territory na binili ng mga Americans. Now, ang final destination niya sa Seoul. Ang problema, nag-veer away siya doon sa kanyang flight plan and it flew over an airspace that was allegedly belonging to the Soviet Union. So, it was shut down by the Soviet Air Force. The rest of the world were angry. Hindi natin alam kasi hindi natin nabalitaan. Kasi at the time, September 1, 1983, kamamatay lang yan ni Ninoy Aquino, di ba? August 21, 1983. Okay? So, but that was the story. Ang sabi ng Soviet Union, we are exercising our absolute right over airspace as provided by the International Convention on Civil Aviation. So, karapatan nga naman nila yon. Okay? Eh, tayo ba? Ano ba ang gagawin natin? Eh, di tirado rin natin yung mga dumadaang unauthorized flight. Okay? O, 2003 bar exam. The question was out of this world. Truly. Because the question was, what is outer space? Well, that is really out of this world. Who or which can exercise jurisdiction over astronauts while in outer space? So how do we answer that? Outer space is res communis. Because it belongs to all mankind. So kung gusto magpunta ng buwan, edi pumunta ka. Diba? Fly me to the moon. It is outside, nawala yung isa, no? It is outside the commerce of man and cannot be the object of any mode of acquisition. Correct? That's why kapag ka may nanliligaw sa inyo, ha? At sasabihin na ibibigay ko sa iyo ang buwan, ang mga tala at ang araw, aba, huwag kayo maniwala. Kasi that is outside the commerce of man. Okay?
Sabihin mo, pirahin mo na lang, hindi ka po mahirapan. Then, astronauts, on the other hand, under the Convention on the Registration of Objects in Space in 1974, may ganyan pala, no? So, registration or Convention on the Registration of Objects in Space, 1974, napansin nyo, yung mga astronauts, mga Russian cosmonaut ng tawag, eh meron silang flag. And any object you send to outer space may flag ng sending authority or state. Why? To determine who or which has jurisdiction over that object or that person that you sent in space. Okay? Maliwanag tayo dyan, ha? So, yan ang sagot dyan sa question na yan that was out of this world. Outer space ang pinag-uusapan, definitely out of this world yan. Ha? Okay. Then, you have the right of legation. Ano ba yung right of legation? That is to maintain diplomatic relations with other states. And of course, we have a law that governs the relationship of states in the world. In 1961, the United Nations ratified the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And that is now the basis for diplomatic relations of all states in the world. Okay? So there are two kinds of the right of legation. Ano yun? Number one, active right. When you say active right, that is the right to send diplomatic representatives. Whereas on the other hand, when you say passive right, it is the right to receive diplomatic relations. So if you can receive, you can also send. Maliwanag. So those are the rights of legation. Now, who are the agents of diplomatic intercourse? Ay, ibang klase itong ginawa na ito ni George Bush. Kasi ang mga nandyan sa Middle East, whether Muslims or Jewish, they really, ano yun, nagbebeso-beso, no? Alam ko, tatlo yan. Eh. Ha? So, pinagdidikit yung mga pisngi. Ay, akala yata ni George Bush ikipag-lips to lips ito. Di ko alam kung Photoshop ba yan or whatever, pero lumabas yan, kaya galit na galit itong si George Bush. Anyway, so who are the agents of diplomatic intercourse? The heads of the state, foreign secretary, in our case, or foreign minister, pagka mga parliamentary governments, and the members of the diplomatic service. Yan ang mga agents of diplomatic intercourse. Now, what are the functions of diplomatic mission? So, ang function ho nila is to protect in receiving state, ha? Kasi protectionan yung interest ng kanilang mga mamamayan. Okay? Then, of course, represent the sending state in the receiving state. And also to negotiate with the government of the receiving state. At ano pa? Promote friendly relations between sending and receiving state. Siyempre, kung ambassador natin, pinadala natin sa Amerika, we are the sending state. So ano ba ang function niya? Ay di mag-promote ng diplomatic relations, friendly relations. Then, ascertain by all lawful means the conditions developing in receiving state. And you have, they have the duty to report to their government ano na nangyayari dito. That's why makakarinig kayo paminsan-minsan, may mga travel ban, no? Na ang mga American citizens are forewarned not to travel outside Metro Manila, particularly in the South. Huwag kayo magpupunta dyan. May travel ban. Okay? Tayo, ayaw natin mag-travel ban, no? Na hindi pa papasukin yung mga Chinese. Bakit? E baka dumasaktan ang feelings nitong mga Chinese na ito. Grabe naman, masyado naman silang matampuhin. Ayan na nga, at nagsimula nang pumasok ang mga Chinese, ang dami nila, dito na nagsimula itong virus na ito. No? Pero sabi ng Department of Health, wala daw matibay na dahilan para masabi na yung mga Chinese talaga ang nagdala ng virus sa Pilipinas. O, edi okay na. At baka naman galing yan dito sa Pilipinas at napunta lang ng China. So baka ganun ang narrative na gusto nila, eh give it to them. Okay? So mga travel ban. Now, mag-aaway ang China at ang Australia ngayon, di ba? Kasi ang Australia, pinaghihinalaan na ang Chinese, ang mga Chinese na nasa Australia ay mga agents ng PLA, yung People's Liberation Army.
na kumukuha ng mga secrets nila at binadala sa China. And that could happen. Now, in some cases, representing a friendly government at the latter's request. Because our ambassador, for example, in the US, may be requested, of course, with the permission of our government, to represent another state. That is common in diplomatic relations. Okay, so it is the duty to send and to receive diplomatic representatives. So what do you mean by that term aggregation? It is a process of appointment of diplomatic envoy. Okay? Where a state resort on informal inquiry. Let's say, for example, pinalitan yung dating ambassador ng Amerika dito sa Pilipinas. Dahil sabi ni Presidente, bading daw ito eh. Adi pinalitan. Ngayon, ang ipapalit, siyempre, hindi natin alam kung sino. So may embassy naman tayo dun sa Washington, capital ng Washington DC, kasi Washington State, ng Amerika. So nagkakaroon dyan ng formal inquiry itong ating embassy. Sino ba itong ipapadala? So nagko-coordinate sila dun sa State Department ng US. Sino yung papadala nyo? Kasi pagka pinadala yan at hindi natin nakita, na-imbestigahan, eh baka hindi ka tanggap-tanggap dito. Pag hindi mo tinanggap yan, well, that's a diplomatic problem. Why? Eh kasi hindi mo pwedeng i-reject yung ipinadala ng isang sovereign unless gusto mo ng away. Diba? So kaya nagkakaroon ka muna ng informal inquiry para malaman mo at magkaroon ka ng advance information na ipapadala mo sa sending state, eh ito yung ambassador na ipapadala dyan na isang Korean. Abay, natuwa ang mga Pilipino. Bakit? Eh lahat tayo, lahat kayo, no? Gustong-gusto ng mga Koreans. Sa bagay, magaganda naman daw talaga sila at magagaling sumayaw, no? Kaya nga, tuwan-tuwa kayo dun sa Blackpink, ha? May ice cream. Sabi nung boyfriend dun sa girlfriend, alam mo, parang ang ice cream. Sabi niya, bakit? Eh, kasi ang sweet mo, pero ang lamig mo. Okay, kaya mas gusto ko na yung kape. Bakit? Eh, sweet, pero hot. Pero maganda rin naman daw yung sili. Napakaliit, pero super hot. Okay. So, now, hindi tinatanong sa bar exam yan, ha? Then puntahan natin itong letter of credence na ito. So once a diplomatic representative is sent to a state, may dala-dala siyang documents. Ito yung kanyang credential. So a formal document attesting to the power of a diplomatic agent to act on behalf of the issuing government. For example, siya ay may dala-dalang appointment as consul, then bibigyan siya ng recognition ng receiving state. Okay, so ito yung ambassador ng Japan to the Court of St. James several years ago. At ito, ni-receive siya, nag-courtesy call siya, although walang political power si Queen Elizabeth II, eh nag-courtesy call sa kanya kasi siya yung symbolic head of the state, yung ambassador ng Japan. Okay, so ano ang nilalaman ng letter of credence? Ha? Paano ba basahin yan sa French? Kasi ang mga French, they do not know how to read or they do not know how to write. No? Iba yung sulat sa base. Okay, it contains the name of the diplomat, the rank, the general character of his mission. So anong gagawin niya? And of course, request for full reception and full credence. Kung yung pinadalang ambassador or diplomat, hindi mo gusto, eh di i-reject mo. So you are rejecting the request of full reception. And that is undiplomatic. That may cause problems in your diplomatic ties with that state who sent the diplomat. Okay? So kaya importante yung aggregation bago tumanggap ng diplomat. Now, who is an ambassador? Ayan yung ambassador ng Amerika sa Pilipinas, isang Korean. No? Although marami din naman talagang Koreans dito sa ating bansa, lalo na sa gobyerno. Ba't maraming Koreans sa gobyerno? Siguro nasabi ko na sa inyo yan, na pagka may project, nagsabi nila, magkano Korean? Paano Korean? Maraming Koreans. Anyway, an ambassador is the head of the mission. Kaya siya yung head ng embassy. And remember that principle of extraterritoriality, na yung embassy, including the grounds on which the embassy is built, that is an extension of the territory of the state who owns the embassy. So kaya yung second to Malacanang, the most heavily guarded territory in the Philippines is the U.S. embassy. One time, naglalakad kami dun sa Rojas Boulevard, no? Pa-picture sana kasi gaganda ng mga puno. Abay, tinaboy kami ng mga nagbabantay na pulis, eh.
Kasi bawal daw mag-picture doon. Bawal pala yan. Tama naman, bawal talaga mag-picture sa embassy premises. When I was in the embassy of the Philippines in Doha, Qatar, nagpipicture sana ako para may souvenir, lalagay sa Facebook. Ay, naku, ayaw nung mga Qatari guys doon. Bawal daw mag-picture dyan. Sabi ko, Filipino naman ako. Even then, you're not allowed to take pictures. Okay. Okay. So, ayan. So, yung head of mission, formally representing the head of the state with plenipotentiary powers. And that is full authority to represent the government. So, in the Philippine setting, whatever the ambassador of the U.S. does, it is the action of Donald Trump and his government. Okay? So, kaya anuman ang pag nung tinawag ni Presidente na bading itong ambassador ng Amerika, abay, offended ang buong Amerika. Kasi inire-represent nito yung buong American state sa Pilipinas. Okay? Kaya pinalitan agad eh. Now, what about the charge of the affairs? Ayan. So, friends yan, ang ibig sabihin ay in charge of the affairs. Ibig sabihin siya ang punong abala. Siya yung in charge of all the affairs of the diplomatic mission in the usually temporary absence of a more senior diplomat. So in other words, ito lang yung mga ano bang tawag nila diyan, mga julalay. O ayan, kung wala ang boss, siya muna, ha? At mas mahigpit pa siya doon sa boss. Okay. Ganun talaga yan. Now, what about consul? Ang salitang consul, yan ang usually naririnig natin doon sa Roman Empire, di ba? Mga consul, proconsul, etc. So a consul is a public officer residing in a foreign country responsible for developing and protecting the economic interest of his government and looking after the welfare of the citizens who may be traveling or residing within his jurisdiction. Okay? So ito ay representatives of the state. At ang trabaho niya, pangalagaan yung mga citizens. Kung consul ka ng Pilipinas, ay trabaho mo na pangalagaan ang mga mamamayan ng Pilipinas na nandyan sa lugar kung saan naka-assign. Okay? That's why doon sa Sydney, Australia, no? So merong celebration ng Rizal Day. Sini-celebrate nila yan dyan. So syempre, mangunguna yung representative ng Pilipinas. Since doon sa Sydney, wala tayong, hindi doon ang ating embassy, consular office lang, kasi ang embassy ng Pilipinas ay nasa Canberra. Okay? Canberra. Yan ang pronunciation nila, no? The Australian Capital Territory. That's how they pronounce it. Sorry. Eh di, yung consul ng Pilipinas ang nanguna. At very close naman siya sa mga Pilipino doon sa Sydney. Okay. And then what about the kinds of consul? You have consulis missi, Latin eh. So yan ay professional or career consul. Ibig sabihin, they are nationals of the sending state. So kung consul ka ng Pilipinas, dapat Filipino citizen ka. Okay? At full-time ka na nagre-represent ng ating bansa and protecting the interest of the Philippines and the Filipinos in your jurisdiction kung nasaan ka naka-assign. Now, there is on the other hand a consulis electi. Ano yan? May or may not be national of the sending state, but he performs consular functions in addition to his calling. So for example, may isang Filipino consul dito, yan, nakalagay dyan sa Los Angeles, California. Naku, hindi natuloy ang Battle of Los Angeles, ano? Nag-flop itong Clippers. Manalo kaya uli si LeBron? Hindi daw kasi magaling ang Nuggets. Nuggets nila. Ayan. Okay. So, let's say yung ating consul sa Los Angeles, sasabihin ng isang bansa, example natin yung medyo mahirap-hirap na bansa, Palau. Okay? Kaibigan natin yung Palau. Eh, wala siyang consul dito sa California. Remember, ang embassy ng mga bansa ay nandun sa capital of that country. So, in Washington, D.C. And that's very far from California. So, east yung Washington, D.C. Nasa west itong California. Although, malapit sa atin ito dahil nasa Pacific. Kumpara mo dun sa Washington, D.C. na malapit dun sa Atlantic. Ano? Okay. So, ang gagawin itong Palau,
kakausapin ng Philippine government na pwede ba wala kaming ipapadalang consul dyan sa Los Angeles, pero kailangan meron din kami mga citizens dyan, so may mag-protection din. Can we elect or appoint, with your permission, your Philippine consul in California to represent the state of Palau in California? That's possible. Pag pumayag ang ating gobyerno. So itong ating consul sa California, in the so far as the Philippines is concerned, siya ang ating consulis or consul misi. In so far as Palau is concerned, dahil pinayagan ng ating gobyerno, siya yung consul electi. Okay? Maliwanag tayo dyan, mga kapatid. At kapanalig sa pananampalataya. So what are the ranks of consul? You have consul general, the heads of several consular districts, or one exceptionally large consular district. So, malaking distrito yan. Kaya siyang tawag sa kanya, consul general. Now, kung isang maliit lang na bayan, maliit na city, ang tawag lang sa kanya, consul. Eh, siyempre, yung nag-a-assist sa kanya, dahil hindi makakagalaw yan kung walang assistant, mayroong vice consul. And then, of course, mas mababa pa sa kanya, consular agent. So, tingnan natin, parang merong kang kalihin o secretary. Siyempre, sa ilalim ng secretary, merong kang under-secretary. Ganun yan. Eh, bakit under-secretary? Hindi totoo na siya nagtatago ng mga under the table. Tapos, sa ilalim pa ng under-secretary, meron pa yan, assistant secretary or ASEC. Ano man daw ito? Sila daw yung kasabwat? Ay, hindi. Hindi ganun. Huwag ganun. Okay? So, yan yung mga ranks of consul. Now, this is where we are getting our discussion, our topics from that book. So, that's public international law, no? And everything that we are discussing are there, except perhaps yung mga jokes ba? Kasi pag nilagay natin dyan, baka hindi na seryosuhin, pagtawa na lang. Okay, so, and also if you want to get free videos of my discussions not only in this topic, you may subscribe para dyan sa mga other informative videos dito sa ating YouTube channel. So hit the subscribe button at saka yung bell para at any time na may i-upload tayo mga bagong videos na makakatulong sa inyo para maging abogado and para magpasaya sa mga buhay ninyo, yung matatagpuan nyo dyan sa YouTube channel na yan. It's free. Kaya wala kayong gagawin kundi click the button. Ayan. Okay. So what are the privileges? Again, according to diplomatic personnel, number one, inviolability of premises and archives. Then, right of official communications, exemption from local jurisdiction, personal inviolability, exemption from subpoena, and of course, exemption from taxation and customs duties. So ano ang basis nito? Ang basis po yung Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the applicability and the validity of such Article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations was affirmed by the Supreme Court in the 2003 case of the Republic of Indonesia versus Vinson. No? In case of yung ambassador ng Indonesia, ipinagawa niya yung aircon, yung generator ng embassy ng Indonesia. But apparently, yung sumunod na ambassador dahil nagpalit, hindi nagustuhan yung trabaho. So nagdemanda itong si Mr. Vinson and the Supreme Court said that under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, a diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving state. So in that case of the ambassador of Indonesia, may immunity siya from suit under that Vienna Convention on Diplomatic Relations in 1961, Article 31. However, sabi ng korte, he also enjoys immunity from its civil and administrative jurisdiction, not only from criminal jurisdiction, but also in civil administrative cases. Now, as a general rule, just like any other general rule, na ay exceptions, no? So, unsa mga exception diha? Now, a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving state. In other words, pagka real action, private immovable property, walang exception from jurisdiction unless he holds it on behalf of the sending state for the purpose of the mission. So, ang lumalabas, yung real property
or immovable property ha, ay pag-aari ng diplomat, ay di hindi ito exempted from local jurisdiction. Exception, of course, if he is just holding it on behalf of the sending state. So, ang may-ari talaga ay yung sending state, hindi yung diplomat. And then, of course, an action relating to succession. Ha, pagka gusto niyong yumaman sa inyong practice, mag-practice kayo dun sa mga portions na merong mga batas na merong shun, ano yan, corporation, syempre hindi ka naman magtatay ng korporasyon kung wala kang pera. Taxation, hindi ka naman nahabulin ng gobyerno kung hindi ka kumita, di ba? And then, succession. Kaya lang medyo masalimuot yan, ha? Pagka lalo yung mga probate proceedings, naku, may mga emotional aspects na talaga namang pati ikaw madidrain. Ano? An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, or heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending state. Okay? So in other words, personal niya yan, hindi yung sending state. And an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving state outside his official functions. So A, B, and C. Ang exceptions, ano ang bottom line? Personal at hindi related sa kanyang official function. So, general rule, ang diplomat ay exempted from local jurisdiction. Exception, kung hindi related sa official function. Before we start this lecture this morning, I was listening and watching television at ibinabalita dun sa GMA News TV, nung tinatin yung source natin, na merong mga hinuli sa Makati dahil sa paglabag sa quarantine procedure sa isang club. At lima daw doon ay German diplomats. So ang tanong dito, ito bang mga German diplomats na ito, pwede nilang arestuhin? Sagot is, general rule, no, kasi immune from local jurisdiction. Exception, ito ba ay work-related? Were they required by their function to go into that club? I don't think so. So therefore, papasok yung exception. A diplomat may be the subject of arrest kasi yung ginawa niya is in no way related to his official function or work. Diba? Okay, that's Article 31 of the Vienna Convention. And then in the case of Jeffrey Liang versus People of the Philippines, an earlier case in 2001, ang nangyari dito, if I could remember the facts clearly, may isang hindi actually diplomat. I have to make a distinction. Ano? Pag diplomatic mission, ang general rule exempt from local jurisdiction because of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. However, kung hindi naman siya diplomat at siya lamang ay international organization, just like Jeffrey Liang, an economist of Asian Development Bank. So hindi yan diplomatic representative, hindi siya diplomatic mission, no? Therefore, hindi siya po pwedeng magtago doon sa Vienna Convention on Diplomatic Relations for immunity. So saan siya manggagaling? The treaty between the Philippines and Asian Development Bank. Does the treaty guarantee immunity? Because if the treaty does not guarantee immunity, then this man is not immune from local jurisdiction. Pwede siyang idemanda. Okay? Maliwanag tayo dyan, mga kapatid, at kapanalig sa pananampalataya. Ha? So, now, ang nangyari dito, ang Asian Development Bank has a treaty with the Philippine government. Asian Development Bank yan, eh, di ba? Nasa pa sa Mandaluyong yung kanyang office dito sa Pilipinas. So itong si Jeffrey Liang ay isang economist. Meron siyang isang sekretarya. Ha? At in one of their interactions, ang allegation nitong sekretary niya, pinagmumura siya ni Jeffrey Liang. That's why she sued Liang for grave oral defamation. Okay? So, grave oral defamation. Now, it was filed before the office of the prosecutor sa Mandaluyong. And then, when it reached the court, Liang said that he is immune from suit. So, the court dismissed that case on the grounds of immunity of Jeffrey Liang. Okay? But on a rare instance, the prosecution appealed the decision of the MTC,
And when it reached the Supreme Court, dahil ni-reverse ng RTC yung desisyon ng MTC. Okay? Dahil ang sabi ng RTC, hindi naman work-related ito eh. So, it is in violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations dahil kasama ba sa trabaho ng isang economist, ng boss, na pagmumurahin yung kanyang sekretarya? Well, I don't think so. Diba? So, kaya, on appeal, ni-reverse ito. So, Jeffrey Liang was forced to bring that case up to the Supreme Court. And on March 26, 2001, sabi ng Korte Suprema, the issue in this case rather boils down to whether or not the statements allegedly made by petitioner Jeffrey Liang were uttered while in the performance of his official functions. So kasi kung official function, covered siya ng immunity under the treaty. Okay? Now, the slander of a person, kasi ang kaso, grave oral defamation, so slander, cannot by any stretch be considered as falling within the purview. Eh talagang malayo ang purview sa Mandaluyong, ba? Yung purview sa Quezon City, Mandaluyong ito eh. Of the immunity falling within the purview of the immunity granted to ADB officers and personnel. Kasi hindi kasama sa trabaho mo na murahin yung Filipino employee mo. Diba? Hindi porke ikaw ang boss, ipagmumurahin mo na ang Filipino. Imagine you are in the Philippines and you are a foreigner. So dapat igagalang mo ang aming mga kultura dito. Okay? So kaya, Jeffrey Liang was convicted for grave oral defamation. Well, of course, alam nyo naman ang penalties lang naman dyan, di ba, sa grave oral defamation. Pwede pa nga siya mag-apply ng probation o pwede, fine lang. Okay. Now, in 2012, 11 years after this case, there was an allegation of a Filipina student. Kolehiyala ito, 20 years old yata or 21, na ni-rape siya ng isang diplomatic representative ng Panama sa isang hotel sa Makati. So allegedly, siya ay ginawang girlfriend and then rape daw siya. Okay. So ngayon, nagreklamo ng kasong rape. Kaya lang nung ma-file na ang kaso, nasa korte na, itong DOJ at DFA nag-file ng joint manifestation na wini-withdraw nila yung kaso kasi yung akusado pala ay diplomatic representative, diplomatic agent, parang consular agent yata, I'm not sure, ng Panama. So may diplomatic immunity not under the treaty but under the Vienna Convention on Diplomatic Relations. So walang nagawa yung RTC ng Makati, dinismiss yung kaso. At syempre, nung madismiss yung kaso, dali-daling umuwi sa Panama itong taong ito. At diniklara na lang siyang persona non grata ng ating Department of Foreign Affairs. That's why yung subsequent Senate hearing, budget hearing ito ng DOJ at DFA, galit na galit si Loren Legarda, Senator Legarda, si Senator Tito Sen, Tito Soto. At tinatanong sila, bakit yung pinayagan na makaalis ito ang kaso nito, rape? Eh samantalang ito si Jeffrey Liang, grave oral defamation lang. Oral defamation against rape. Hindi galit na galit sila, no? Ang sabi naman nung Embassy of Panama, okay, masyado magalit. Kasi if ever there was rape, kung ang ginawa naman ng aming diplomatic representative, it was purely diplomatic intercourse. Okay? Whatever you may call it. Diplomatic intercourse. Diplomat yan. Okay. So maliwanag tayo dyan. Ang bottom line, may immunity from local jurisdiction provided it is work-related. If it is not work-related, then there is no immunity that the diplomat can claim. Okay. So, and then the principle of extraterritoriality. Okay. The exemption from the jurisdiction of a local law usually as a result of diplomatic negotiations. So, di ba? Under the Vienna Convention, may extraterritoriality, meaning that territory occupied by the diplomatic representative, particularly yung embassy, yung consular premises, ay extension of the state who owns the territory or who owns the embassy. So extraterritoriality can also be applied to physical places like foreign embassies, military bases of foreign countries or the offices of the United Nations. Kaya in Manila, may opisina dito yung WHO. So yan ay nag-i-enjoy na extraterritoriality. So anong epekto nito sa local law enforcement? Pag may isang akusado, no, na inahabol ng police, ng military, or whatever,
nag-seek ng refuge, ha? Sa isang consular or embassy premise or military base of a foreign country, hindi natin pwedeng habulin unless isurrender siya. Di ba? Kaya naalala ninyo itong si Pemberton na binigyan na ng absolute pardon ni Presidente. Si kawawa naman daw. Sana all bigyan na rin ng pardon. Eh, pagkabata kasi yan sabi Pemberya. Diba? Kaya Pemberya. Pagkamalaki na, Pemberton. Okay. So, anong nangyari? Yan ay isang American military personnel. So, under the VFA, hindi naman siya diplomatic representative eh. But under the VFA, the Violent Forces of America, Visiting Forces Agreement, they can also enjoy immunity from suit. Kaya lang dapat related sa trabaho nila. E pinatay niya itong si Jennifer Lode. No? Jennifer or Jeffrey or whatever. Kasi ito pala ay isang transgender. Nandun na sila sa kasagsagan ng kanilang whatever they would want to do. Doon niya lang na-discovery na pareho pala sila. Diba? That's why may kaibigan akong Batanggenyo. I do not know kung anong interpretasyon nyo dito. I have a Batanggenyo friend. Pare ko ito. Sabi niya, pare, pagka nagsama ang dalawang lalaki, walang kwenta. Ay, bakit? Sabi niya, kasi mag-iispadahan. Hindi naman sila mga kawal. Naintindihan. Sige. Paano naman pag parehong babae? Sabi niya, lalong walang kwenta. Bakit? Magpapalakpakan. Ala naman pala tuntunan. Well, of course, I did not understand. Okay. 2016 bar examination question number 10. The Philippines entered into an international agreement with the members of the international community creating the International Economic Organization, IEO, which will serve as the forum to address the economic issues between the states, create standards, encourage greater volume of trade between its members, and settle economic disputes. After the Philippine president signed the agreement, the Philippine Senate demanded that the international agreement be submitted to it for its ratification under the Constitution, of course. The president refused, arguing that it is just an executive agreement that merely created an international organization and it dwells mainly on addressing economic issues among states. Now, tanong ni examiner for 5 points. Is the international agreement creating an international economic organization a treaty or an executive agreement? Okay, so you are now being asked to distinguish a treaty from an international agreement. Executive agreement. Okay, so let us try to answer by examining what is a treaty and what is an executive agreement. So what is a treaty? A treaty is like a contract between states. So kung kontrata ito, ang naiba lang yung mga parties involved. Because in a contract, what is involved as parties are persons, either natural persons or juridical persons. Di ba? Okay. So sa treaty, ang involved ay states or other international organizations. Okay. So what is a treaty? Hindi ito yung kasunod ng 20. Ha? Bago mag-40. So 20, treaty, 40, hindi yan. So a treaty is a written international agreement concluded between states or government under international law, whether embodied in a single or more related instruments. Kasi there might be several instruments or there is just one. That's under the Vienna Convention on the Laws of Treaties. So the governing law is the Vienna Convention on the Laws of Treaties. Now, a treaty is the main source of international law. They are written, legally binding instruments setting out the rights and obligations of parties. Treaties are commonly designated as conventions, covenants, or protocols. Okay? So yan ang definition natin ng treaty. Now, you have to remember that under Article 7, kailangan isubmit ng presidente sa Senado for its concurrence ang lahat ng international agreements or treaty.
Now, what about an executive agreement? According to the Supreme Court, an executive agreement is an agreement, of course, between the heads of government of two or more nations that have not been ratified by the legislature as treaties are ratified. That's the definition of an executive agreement according to Green, no? William Green, Encyclopedia of Civil Liberties in America. Executive agreements are considered politically binding to distinguish them from treaties which are legally binding. So, nakuha niyo ang kaibahan? Parang hindi rin, no? So, once you decide na yung agreement ay hindi i-submit sa ratification ng Senado, executive agreement lang siya. It's not a treaty. Because a treaty needs the concurrence of at least two-thirds of the members of the Senate pursuant to our Constitution. Now, ayan. So an executive agreement, according to Georgetown.ed, under U.S. law, the term treaty is reserved for international agreements submitted by the executive branch to the U.S. Senate for its advice and consent. Only if the Senate ratifies a treaty by a two-thirds majority, so kinopya natin yan sa American Constitution, yung pag-ratify ng treaty, ano? May the treaty enter into force. International agreements that enter into force without the advice and consent of the Senate are often referred to generically as executive agreements. So, ang daming pakahulugan, ano? Okay. Now, the President, however, may enter into an executive agreement on foreign military bases or troops or facilities if, number one, or letter A, it is not the instrument that allows the presence of foreign military bases or troops, or it merely aims to implement an existing law or treaty. That is a case of Sagisag versus Executive Secretary. So what is the issue here? Ang issue dito ay nagkaroon ng EDCA. Remember, there was a treaty and it was concurred by more than two-thirds of the members of the Senate, the VFA, Distinct Foreign Forces Agreement, between the U.S. and the Philippine government. Now, subsequently, may mga amendments sila dun sa VFA. And they called it EDCA during the time of Pinoy. Ano ba yung EDCA? Expanded Defense Cooperation Agreement. Hindi EDSA kasi traffic dun. So ito ay EDCA. Expanded Defense Cooperation Agreement. Okay? So ang sabi ni Senator Sagisag, okay, mas may professor in constitutional law. Oh, malupit yan. Okay. Ang recitation, walang tinitingnan. Sabi niya, yung EDCA na yan must be submitted for the concurrence of the Senate. Ang sabi naman ng gobyerno, hindi na kasi it was just a supplementary agreement and the main agreement was the VFA. So yung VFA, it was already concurred by the Senate. So yung amendments thereto need no confirmation from the Senate. Okay? So yun ang posisyon ng gobyerno. Ang posisyon ni Senador Sagisag, kailangan isubmit yan. Kasi yan ay treaty. Pero sabi ng gobyerno, it was just an executive agreement and the main treaty was the VFA. So ano ang sabi dito ng Korte Suprema? According to the Supreme Court, doon daw sa kasong Commission of Customs versus Eastern Sea Trading, an executive agreement is defined as international agreements embodying adjustment of details, carrying out well-established national policies and traditions, and those involving agreements of a more or less temporary in nature. So between EDCA and the VFA, ang treaty talaga yung VFA. EDCA was a more or less temporary nature kasi pwedeng baguhin yon until the VFA is abrogated. But since nandyan yung VFA, pwede tayong magbago ng mga other agreements, not necessarily a treaty, but a mere executive agreement. And then in the case of Bayan Muna versus Romulo, sabi daw ng Supreme Court, an executive agreement can cover a wide array of subjects. So parang treaty rin ito that have various scopes and purposes. So ano ba talaga? A play of words? Diba? Okay. So, the right of the executive to enter into binding
agreement. Bakit Ochoa? Si Executive Secretary Ochoa, na Executive Secretary ni Pinoy. The right of the executive to enter into binding agreements without the necessity of subsequent congressional approval has been confirmed by long usage. So kasi every time ba napapasok sa isang agreement ang presidente, kailangan isubmit niya pa sa Senado. So matatagalan ito. Now, depending on the discretion of the president, he may enter into agreements na hindi naman treaty ang epekto. Now, from the earliest days of our history, we have entered into executive agreements covering such subjects as commercial and consular relations, the most favored nations' rights, patent rights, trademarks and copyright protection, postal and navigation agreements, arrangements, and settlement of claims. And these are considered executive agreements. Diba? So nakuha niyo ba ang kaibahan ng treaty sa executive agreement? The only difference is that pag executive agreement needs no confirmation or concurrence from the Senate or the legislative body. Pagka treaty, you need to submit that for the concurrence of the legislative body. 2/3 vote of all the members of the Senate according to our constitution. So, kailan ito mangyayari? Well, tingin ko parang discretionary sa presidente. Kasi sabi na mismo ng Korte Suprema, Bayan versus Romulo, napakalawak ng coverage ng executive agreement na hindi kailangan isubmit sa Senado. O edi, ganun talaga ang kapangyarihan ng presidente. Wala tayong magagawa eh. So you have bilateral treaties. Pag bilateral, there are only two states involved. Like VFA, the Visiting Forces Agreement. Okay? Na pwede natin i-invoke para tulungan tayo ng China, ng Amerika against China. Okay? Kasi, alam nyo, kung paniniwalaan natin yung mga supporters ni Donald Trump, si Barack Obama ang may kasalanan bakit umunlad ng husto ang China. Binigyan na napakaraming privileges, mga business perks, etc. At sabi naman ni Obama, hindi ako, si Clinton. Okay? Eh, si Clinton na nag-open ang American market para pumasok ang mga Chinese corporations. Mag-invest sa Amerika. Di umunlad ang China. Di ba? Biglang taas ng ekonomiya ng China at the time of Bill Clinton at nagtuloy-tuloy. Nung pumasok si George Bush, hindi naman ito ang priority ni George Bush. Ang priority ni George Bush, yung Middle East. Bakit? Eh, paubos na yung kanilang supply ng langis. Pwede kailangan nila yung langis ng Middle East. Nung pumasok si Barack Obama, ay yung kanyang policy na peace and security, di tinolerate pa rin ng China. Hanggang sa dumating si Donald Trump, nakita yung mga pinagagawa ng China. And if you are to believe the reports coming from the US and Australia, siguro may narinig kayo na Confucius Institute. Confucius Institute ay funded by the CCP, the Communist Communist Party of Chinese Communist Party, CCP. Pinupundahan yan para i-introduce ang Chinese culture presumably. Pero yung pala, isa yan sa mga arms ng Chinese Communist Party para mapalaganap yung kanilang mga ideals at proteksyonan yung kanilang interest, ha? At makakuha din ng mga impormasyon galing sa mga universities all over the world, particularly on American universities. Di panoorin nyo yung China Uncensored at saka yung New Tang Dynasty News, NTD News, at saka yung mga news galing sa India. Marami yan sa YouTube. Para mabalance naman, hindi puro lang kabutihan galing sa China. Ha? Okay. Now, what about multilateral treaties? There are three or more states involved. The UN Charter, for example, 51 yung original signatory. So ngayon, 193 na. Then the Geneva Conventions and Protocols, there are 1987 additional protocols. The 1966 International Convention on Civil, Political, Economic, and Social Rights. So diyan nang galing yung mga rights of women, the rights of children, and subsequently yung CEDAW, the Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. That's why women today are overprotected by our laws. Huh? Sabi nila, in 1816, women had no rights. In 1916, women were fighting for some rights. But in 2020, women are always right. Okay? Yeah. Eh, bakit nga ba ang
babae ang laging tama, eh, kasi tayong mga lalaki daw ay mali. Okay, ayan. Diba? Kaya sa dami ng karapatan ng mga babae, mga lalaki, gusto na rin maging babae. Naiinggit sila eh. Kaya sabi lang, be proud you are men. Why? The men of today will be the women of tomorrow. Okay. Then the 1989 Convention on the Rights of the Child. Kaya nagkaroon tayo ng mga policies against child abuse. Republic Act 7610. And thereafter, Republic Act, yung 9344, yung galit na galit si Presidente. Bakit? Ito yung also known as Kiko Pangilinan Law. Na yung criminal liability ng bata ay 15 years old and below, walang criminal liability. Diba? Amending certain provisions of the revised penal code, particularly Article 14 ba yan or Article 13. Anyway, so yan. And then of course, the 1951 Convention relating to the status of refugees. Okay. Now, what are the requisites of a valid treaty? It is entered into by parties with treaty-making capacity. So who have treaty-making capacity? Who has this treaty-making capacity? Only states and international organizations. For that reason, Taiwan cannot enter into a treaty. Because under international law, well, hindi siya state. Hindi siya recognized as a state. So it cannot enter into a valid treaty. Diba? Kaya wala tayong diplomatic relations dahil magagalit itong si Jinping. Ha? Now, entered into by their organs or representatives. Okay? Ano ba ang mga representatives natin? Yung mga agents of diplomatic intercourse kanina na pinag-aralan natin. Without the attendance of duress, mistake, fraud, or vice of consent. Just like any other contra, those are also the requirements of a valid treaty. There must be a lawful subject and object. And of course, ratified in accordance with the respective constitutional processes. So sa ating bansa, ang isang treaty ay magkakaroon lamang na effectivity if it is concurred in by the two-thirds vote of the members of the Senate. Okay. Kaya lang, pang executive agreement, hindi raw dapat isubmit sa Senado. So, the case of Bayan Muna versus Zamora. Ha? Bayan Muna, ito yung party list representative yan. Representing the urban poor, etc. But anyway, kapag kadating sa party list, ang aaralin nyo dyan, ha? Yung atong paglaom versus COMELEC. Kasi napakarami doong mga pagbabago na in-institute ang Korte Suprema as regards party list election. Okay? Na even major political parties are now allowed to run for party list provided they do not field district representatives. So may mga kondisyon. Under Republic Act 7941. Ano ba itong 7941? That's the party list law. Okay? At na-modify na yung Veterans Federation versus COMELEC, and then Banat versus COMELEC, and then yung yun na nga, yung atong paglaom versus COMELEC. So napakadali na ngayon mag-establish ng party list. Okay? So under Section 25, Article 18, the Constitution disallows foreign military bases, troops, or facilities in the country unless the following conditions are sufficiently met. Number one, it must be under a treaty. So may treaty ba para itong mga foreign troops dito sa Pilipinas ay legal na makapasok? Meron. That's the Visiting Forces Agreement. Number two, the treaty must be duly concurred in by the Senate. Was there concurrence? Yes. More than two-thirds. Kasi ang two-thirds niyan ay 16. But how many voted in favor of the BFA? How many senators? There were 18. Ang pagkakaalam ko who voted in favor of that BFA. Okay? And when required by Congress, ito yung mga pagkakataon na sabi ng Kongreso, teka, kailangan natin ito isubmit sa isang referendum para malaman natin kung yung mga tao ba ay gusto talaga itong treaty na ito. Diba? So, minsan, you are asked to differentiate a referendum from a plebiscite. Kasi these are acts of suffrage, di ba? Election, plebiscite, referendum, initiative. Ayan. Anong kaibahan ng referendum sa plebiscite? Simple lang.
Kasi ang similarity muna, tinatanong ang tao, ang sagot lang natin yes or no. So either plebiscite or referendum, yes or no. The difference lies in the subject of your question in that political exercise. So kapag ka ang tanong at ang sagot ay magkakaroon ng epekto sa ating konstitusyon or sa structure of government, it is called plebiscite. Tinanong ang sambayanan, gusto nyo ba na mag-shift tayo from unitary to federal? You need to amend the constitution there. Di ba? Kasi ang constitution natin provides for a unitary government. So, ang political exercise na yan is called a plebiscite. Pag nanalo yung yes, o edi, babaguhin natin ang saligang batas. So, a referendum, the result of which has nothing to do with the constitution or our system of government. So, tinanong, gusto nyo ba na magkaroon ng probinsya sa Metro Manila? Kasi Metro Manila is a region that is not composed of provinces. It is merely composed of cities and one municipality. The only municipality in Metro Manila is Pateros. Ayaw niya maging city kasi maliit lang naman daw siya. So ano yung mas malaki sa city? Sabi nila, Utso. Okay. Utso, mas malaki sa city. Okay. Biro lang ha. Magagalit. Now, kasi ako, nag-aral na ako mag-Bisaya talaga. Kasi yung mga kasamahan namin dito sa Metro Manila, eh gustong-gusto nila ang mga Bisaya eh. Kasi raw, matigas ang dela. Well, I do not know how they interpret that. Biro lang yan. Okay. So, tinanong ang mga taga-Metro Manila, gusto nyo ba magkaroon ng probinsya sa Metro Manila? Kasi wala kayong probinsya, puro kayo city, utso, may municipality. Eh di yung sagot natin, yes, eh wala namang mababago sa constitution natin. Di ba? So, that is just a referendum. Okay? So, ito naman ay one. Additional info lamang. Kasi minsan nalilito tayo, ano ba talaga ang plebiscite, ano ang referendum? So meron yang technical definition based on the subject of the exercise. Okay, and the number three requirement for a treaty to be for a foreign troop to be allowed. The treaty is recognized by the other contracting state. So ano ang problema dito ng bayan muna? They filed a petition so that the court would declare as unconstitutional the VFA. Because according to Bayan Muna, the United States of America does not recognize the VFA as a treaty. So, according to the Supreme Court, under Article 7, Section 21, that requires that a treaty be concurred by at least 2/3 of the members of the Senate, there was compliance because, as I told you, there were 18 senators who voted yes to validate by a BFA. No? Now, on the other hand, Section 25 of Article 18 simply provides that the treaty be duly concurred in by the Senate. That's a general rule. And the specific rule is that the concurrence must be made by at least 2/3. So wala tayong problema dito kasi na-comply yan. Ha? So na-comply na, pwede na lumabas. Okay, biro lang. Si Kim Chi yun. Ay, Kim Chi, Kim Chu. Now, according to the Supreme Court, the petitioners, bayan muna, content that the phrase, content siguro ito, no? That the phrase recognized as a treaty embedded in Section 25 of Article 18 means that the VFA should have the advice and consent of the United States Senate pursuant to its own constitutional processes. And that it should not be considered merely an executive agreement by the United States. Yan ang sinasabi nila, no? Na dapat para maging valid at implementable itong VFA, it must comply with all the requirements. At sa nga dyan, it is considered as a treaty by the other contracting party. So, sino bang other contracting party? The United States. Sa mata ng American government, ito ay just executive agreement because it was not submitted to the concurrence of the American Senate. So, ang sabi ng Korte Suprema, pagka ganyan ang view ninyo, the phrase recognized as a treaty
means that the other contracting party accepts or acknowledges the agreement as a treaty. Eh, hindi nga, kasi nga hindi sinubmit sa American Senate. The American Constitution, for all we know, also requires the submission and concurrence of the two-thirds of the American senators. There are 100 senators, no? Kasi for every state, meron silang dalawang senador. Dalawa binoboto nila. So 100 yan, regardless kung ilan ang population. Yung kanilang House of Representatives, yun ang depende sa population. So kaya merong kung ilang legislative district, may isang congressman. Kaya yung Rhode Island, for example, isang napakaliit na state, siguro dalawa lang ang distrito niya, so dalawa lang ang congressman. Yung napakalaking California, abay, maraming congressman yan. So ganun ang kanilang sistema. And also remember that in the American system, there is no Senate President. Ang presiding officer ng American Senate is the Vice President of the United States. And you also have to remember na sa Amerika, ang Vice President ay walang eleksyon. Kung sino yung manalong presidente, yung Vice President niya automatic na yun ang Vice President elect. No? Kasi it's very absurd na meron kang presidente, meron kang Vice President, they belong to different political parties, ay mag-aawa yan forever. Diba? So look at our experience. And added to that is that in the Philippines, the Constitution does not give any job to the Vice President of the Republic. Okay? He or she may be appointed by the President to other cabinet posts without the necessity of the concurrence of the Commission on Appointment as a matter of courtesy. But wala talaga siyang job. So katulad ngayon, ang presidente, inappoint si Vice President Lenny, pero later on, winidraw yung appointment, hindi niya siya pinapaatay ng cabinet meeting. So walang magagawa si Vice President kasi wala naman talaga siyang specified job description sa konstitusyon. So sino man ang Vice President ng Pilipinas, isa lang ang trabaho. Ano yung trabaho niya? Manalangin gabi-gabi. Okay? Na bumuti ang kalagayan ng ating bansa. Ayan kayo naman. Okay? That's the only job of the Vice President of the Republic of the Philippines. Now, puntahan natin uli ito. Ito, hindi isinubmit ng mga Amerikano sa concurrence ng kanilang Senado. So kaya sabi ng bayan muna, it is not a treaty. It is a mere executive agreement. And it violates Section 25, Article 18, kasi ang batas na ito o ang constitutional provision na ito requires that the other contracting party, in the case of BFA, the United States of America, recognizes it as a treaty. So kung hindi sinubmit sa Senado ng Amerika, it is just an executive agreement. So pero ano ang sabi ng Korte Suprema natin? To require the other contracting state, the USA, in this case, to submit the BFA to the US Senate for its concurrence pursuant to its constitution is to accord strict meaning to the phrase. Diba naman kayo, masyado kayo stricto? Dapat maging liberal kayo. O, diba? O, alam nyo na makitang-kita naman, diba? Na kahit na doon sa mga definitions natin kanina, taken from other sources, all over the internet. Ha? And all over the world. Pag isinubmit sa Senado, executive agreement. Pero pag hindi isinubmit sa Senado, it is a mere treaty. Di ba? So ano ba ang nire-require? Ha? Eh ang nire-require i-consider as a treaty, not a mere executive agreement. Oh, di ba? So daghang salamat kayo maduka, ha? Nagan salamat. Kasi yung apelyido ko, talaga nakakaantok sa Bisaya ba? Pero daw sila maduka. Hindi nagan salamat. Anyway, so lalo tayo tuloy ginaganahan na mag-lecture niyan, ha? Okay. Okay. So ano ba ang issue dito? Treaty ba talaga ito? Executive agreement? Kasi nga ayaw, alam niyo naman, ang inclination nitong bayan muna, ayaw nila sa mga Amerikano. Ibagsak ang mga tuta ng kano tulad ng sinabi ko sa inyo kagabi, di ba? Oh, matagal na tayong naririnig nila na ibagsak ang mga tuta ng kano. Hanggang ngayon, ibagsak pa rin ang mga tuta ng kano. Kaya tanong ko, hindi ba magiging aso yan? Ha? Hindi na maging iro. Tuta na lang talaga. Okay.
So iring naman siguro. Kaya nga one time itong handler ng K-9, di ba? May K-9 unit. Sabi niya doon sa kanyang commanding officer, "Sir, eh bakit ba puro K-9 na lang ang hawak ko?" Sabi naman ng commanding officer, "Pasensyahan mo na, K-9 talaga kasi aso yan eh. Eh pag K-10, pusa na yan, di ba?" Okay, so mahirap naman kung K-10 ang gagamitin natin. Yung bang iring na gamay. So K-10. Okay. Sabi ng Korte Suprema, eh maging liberal tayo in our construction of the Constitution. Hindi natin pakikialaman yung mga Amerikano, may sarili silang procedure. Pero mind you, ha, ito, yung usapang atin-atin na lang, ha, baka makarating sa Supreme Court eh. Ang sabi kasi ng mga definisyon, kapag ka po yan ay executive agreement, hindi yan sinasubmit sa Senado. Pag isinubmit sa Senado, sa akalan siya naging treaty. Kaya ang requirement ng Constitution natin, considered as a treaty. E diniferentiate na nga natin executive agreement from a treaty, hindi ba? Oh. Eh, hindi sinubmit sa Senado ng Amerika for concurrence, eh, the executive agreement lang yan. Pero sabi ng Korte Suprema, ay huwag kayo masyadong stricto. Ha? Do not give it a very strict meaning. It should be liberal. Okay. So, ito ngayon. Try to judge. Kasi minsan, iba-iba talaga ang pagtingin ng mga tao. Eh. The wife is dreaming in the middle of the night. Then, suddenly shouts up. Wait, my husband is back. So apparently, may kasama siyang iba at alam niya, darating yung kanyang husband. And then, the man beside her got up, jumps out of the window, and then hurts himself. Then finally realizes, sabi niya, I am the husband. Okay, so sino dito ang at fault? Tingin ko pare delikto itong mag-asawang ito. Kaya nga, mahirap daw talaga mag-asawa ng lawyer. Pero sabi naman nila, kung maganda, gusto mo na matinong relasyon, asawa man yan, boyfriend o girlfriend, eh ang hanapin mo ay abogado. Kasi matino ang relasyon. Bakit? Eh batas nga, inuunawa, ikaw pa kaya. Hindi ba? Napag-aralan na natin yan. Kaya nga pagka nanliligaw yung abogado sa abogada, sasabihin niya, ikaw ba ang roll number ko? Binipanyera, bakit? Eh kasi nag-iisa ka lang at panghabang buhay ka. Diba? You only have one roll number. At yun ang ating dream lahat na magkaroon kayo ng roll number. Pero sabi ni Panyera, naku, hindi. MCLE compliance lang kita. Ay, patay tayo dyan. Ang MCLE compliance number, pinapalitan yan every 3 years. Okay? Pero okay na ako sa compliance number, ayokong maging PTR number. Kasi ang PTR number, pinapalitan yan every year. Hindi ba? Okay. So ito yung sinabi ko sa inyo kanina, na in 1816, wala daw karapatan ang mga babae, pero in 1916, they were fighting for some rights. In 2016, ngayon 2020 na, they're always right. Pero hindi naman siguro. At ito daw ang dahilan, bakit palaging tama sila? Kasi tayo ay mali. Okay. So, yung pagkuha daw ng ATM card, ha, sabi nung isang congressman, ha, pagkuha ng ATM card kung nasaan ang sweldo ay hindi nabigyan ng pagkakataon ng mister na mag-design na gastusin, maaari itong maging isang uri ng economic abuse. Kasi wala tayong batas for the protection of men. Diba? So maraming batas for the protection of women. So mabuhay ang congressman na ito na nag-propose siya ng isang bill na abuse against men. Kasi puro lang daw abuse against women. Ay, totoo naman yan. Maraming mga abusive na women. Ano? Oh, examine yourselves. Kayo ba? Inaabuso ba ninyo ang kaawa-awa ninyo mga bana? Okay. Ayan. So puntahan natin, ikumpara natin itong kasong ito. Ha? Balikan natin si Senador Sagisag versus Executive Secretary Ochoa. Pakito Ochoa pala ang pangalan ng Executive Secretary. Now, this allows the President to enter into an executive agreement on foreign military bases or troops if, number one, it is not the instrument that allows the presence of foreign military troops. Kasi again, ang kino-question dito ni Attorney Sagisag ay yung EDCA na hindi isinubmit sa ratification ng Senado or concurrence of the Senate. So sabi naman ng Korte Suprema, in that case, eh meron kayong basic treaty that was the VFA. The EDCA was just an executive agreement that needs no confirmation from the Senate. It merely aims to implement the existing law or treaty. So parang implementing rule lang ng VFA yung EDCA. Okay? Oh, ayan.
So kaya hindi na daw ito kailangang isubmit sa Senado. O yan yung executive secretary. Therefore, there is no basis to invalidate the EDCA on fears that it increases the threat to our national security. So, nung magkaroon ng survey ng Social Weather Station at saka Pulse Asia yata. Ay, sorry. Weather Station at Pulse Asia. Tinanong yung mga Pilipino, kanino ba kayo nagtitiwala? So, 60% daw may tiwala sa mga Amerikano. At parang less than 10% ang may tiwala sa mga Chinese. Diba? At nung lalo na nung magkaroon ng virus na ito, bumaba pa yung trust rating sa China ng mga Pilipino. Pero we are expecting that China, dahil kaibigan natin, would prioritize us in the vaccine. No? Ayan. Okay. So if anything, EDCA increases the likelihood that in an event, a defensive response, the Philippines will be prepared alongside the U.S. to defend its islands and ensure its territorial integrity pursuant to the relationship built on the old Mutual Defense Treaty and the Visiting Forces Agreement. Both are still valid. So anong kinakatakot natin sa China? Na pwede pala nating tawagin ang Amerika to help us defend ourselves. That's a treaty. Di ba? So kaya lang, it will not operate kung tayo mismo ayaw natin humingi ng tulong. Di ba? Under the treaty. Ayan. So 2015 bar examination question. The Republic of the Philippines, the Republic of the Philippines and the Republic of Croatia. Whatever that means. Hindi ko alam po saan bansa matatagpuan yan. Ha? Maka sa Timbuktu. Nasaan bang Timbuktu? Malapit daw sa Timbuk 1 at Timbuk 3. Okay. So, establish diplomatic relations and immediately the respective president signed the following. Executive agreement allowing the Republic of Croatia to establish its embassy and consular offices within Metro Manila. Eh, kapag ka meron kayong treaty, ay talagang merong embassy. Then, executive agreement allowing the Republic of Croatia to bring to the Philippines its military complement, warship, and armaments from time to time for a period not exceeding 1 month for the purpose of training exercises with the Philippine military forces and exempting from Philippine criminal jurisdiction acts committed in the line of duty by foreign military personnel. So parang yan po ang nilalaman ng BFA. And from payment of customs duties on all goods brought by said foreign forces into the Philippine territory in connection with the holding of the activities authorized under the said agreement. Kaya nga yung mga duty-free shop, walang access. Ano? Kasi duty-free. So masarap magtrabaho sa duty-free. Walay gihimo ang mga tao. Duty-free. Then of course, Senator Maagap questioned the constitutionality of the said agreement and demanded that the executive agreements be submitted to the Senate for ratification pursuant to the Constitution. Is Senator Maagap correct? 4 points yan. So dapat may apat kayong dahilan bakit ito ay constitutional o hindi. Okay? So, ang pagsagot dyan sa mga ganyang tanong, number one, speed reading. Kasi you are under time pressure. At habang binabasa ninyo, your mind should already be formulating answers to the question. Dapat mabilis kayo eh. Diba? So, pag na-formulate na ninyo yung questions, dapat alam na ninyo kung saan panggagalingan ng sagot. You only have two sources for your valid answers. Number one, law. Number two, jurisprudence. Never, never give your opinion unless you are asked to give an opinion. Okay? O, is Senator Maagap correct? So, how do you attack that question? Yes, he is correct. Yun ang inyong unang sagot. And then support your answer with law and jurisprudence. Under the Constitution, you need not cite specific article or section. Baka magkamali pa kayo. Anyway, the number of articles and sections are not important. Although numbers are very important, kaya lang, mag-ingat kayo dyan sa mga numbers at integers at mga variables. Ano? Tulad ng X, problema talaga yan.
sa algebra man o sa tunay na buhay, ay always ay problema ang x. Okay. So, ano nangyari? Correct ba siya na ito ay unconstitutional? Kasi kina-question niya yung constitutionality. Therefore, para sa kanya, unconstitutional yan. So, anong supporting evidence ninyo? Okay, number one, constitution. So, ang sinasabi ng Article 18, Section 25, pagka mga military troops and bases, kailangan yan ng treaty. So, may treaty sila. It must be concurred by the Senate. Okay? At ang sabi ng Article 7, Section 21, ang concurrence niyan ay two-thirds. And then, you have to cite jurisprudence. Pinapaliwanag niyo kung bakit unconstitutional ito. And then finally, you conclude. Huwag niyong iiwanan sa ere. Ha? Kasi mabibitin. Mahirap ang bitin. So, kailangan kumpletuhin niyo. Therefore, based on the facts of the case, in relation to the constitutional provision and applicable jurisprudence, Senator Maagap is correct that this agreement is unconstitutional for want of Senate ratification. So that's how you answer it. Maiksi lang. Short but sweet. Diba? Keep it short and simple. Kasi the more words you write, the more possibility not of winning but of losing. Kasi baka magkamali. Okay? So spot the issue, apply the law and jurisprudence, then it's finished. Move on. Okay? So that's how you answer bar questions. And ang bar examination natin ay requires a good handwriting. Kasi just like in any case that you file, it must be based on form and substance. Diba? Form and substance. So ano yung form? You are presenting yourselves to examiners who do not even know you for life. Hindi kayo kilala. So how do you present yourselves? It is through your penmanship, through your substance of the answer. Okay? So kaya mag-practice na kayo. Magsulat. Kaya lang, mga abogado, papangit ng sulat, di ba? Eh, hindi naman namin kailangan mag-handwriting na eh. Kasi may computer na. Pero sa bar exam, bawal yan. So kailangan magsulat. You have 1 year or more than 1 year to practice your writing. If I may share with you what I did, no? Ito, maiksi lang naman. Ang bar exam namin noon ay September. I took the bar in September 2004, 4 Sundays of September. So, eh talagang pangit ang sulat ko eh. Parang sulat ng manok, babaeng manok. So, I committed myself to improve my penmanship. So every night, I devoted 1 to 2 hours every night starting August 1, 2004. Kasi sabi ko, 1 month, pwede na siguro. Kuha ko ng notebook, ha? Parang yun ang booklet. So may imaginary ruler, may imaginary margins. No? May, dapat yung square. No? Wala namang bearing ito. Kaya lang, pag i-present ninyo yan, binasa ng examiner, nagandahan siya. Diba kayo, pag nakakita kayo ng tao, anumang bagay, hindi naman yung substance agad ang tinitingnan nyo eh. Form muna. Diba? Wow, ang gwapo niya. Ang ganda niya. E nagsalita, nge. Diba? Disappoint ka na. Kaya na sinasabi ni Albert Einstein eh. I do not know kung totoong sinabi niya. Hindi ko naman siya narinig. Ha? Hearsay siguro ito. But according to sources, sabi daw ni Albert Einstein, light travels faster than sound. That is why some people appear to be bright until you hear them speak. Diba? Alam mo, galing. Pero nung magsalita ay, disappointment. Parang LA Clippers lang. Ang galing ng porma. Pero nung maglaro na ay, naku, disappointment. You have 4 chances of winning. They bungled or their chances. Okay. So, sulat. Pagdating nung August 31, I showed it to the mother of my kids, my former girlfriend. Sabi niya, wow, maganda na ang sulat mo. Parang hindi na ikaw nagsulat. So, okay na. Diba? Form and substance. Okay? Now, to continue, what are the steps in the treaty-making process? Number one, negotiation. Siyempre, parang nanliligaw ka, you have to negotiate. And then, pag nagkasundo na kayo, edi kayo na. O signing, pirmahan na ito. Then, of course, ratification in accordance with the processes in your constitution.
So the United States and the Philippines have the same process of ratifying a treaty. It will be signed by the president and then submitted to the concurrence of the Senate. And we need the vote of the two-thirds of all the members of the Senate. Hindi kasama dito yung House of Representatives, ha? Maliwanag ang Constitution na Senado lamang, mga kapatid. Then exchange the instrument for ratification after ratification, and you have to register it with the United Nations. Why do you need to register that with the UN? So that you can invoke the powers of the UN for implementation. Kasi baka may party na ayaw sumunod, ayaw mag-comply, then you can ask the UN to help you. Parang naalala ninyo yung collective bargaining agreement. Diba? A CBA under the labor code must be registered with the BLR, the Bureau of Labor Relations. Because if you do not register your CBA with the BLR, it remains valid and binding only between the union and the employer who concluded the treaty. Other unions are not bound by it. So hindi mag-a-apply yung Article 232. Ano yon? Yung prohibition against certification election. Because there is no contract bar rule. Contract bar rule, tinalang natin, the CBA is a contract that will bar any petition for certification election within 5 years. Diba? So, except during the freedom period. And what is the freedom period? It is the 60-day period before the end of the 5-year period. Ang daming period. Ha? Daghan sa period, ha? Sabi ko naman, okay yung period sa batas man o sa tunay na buhay, we need the period. Ang problema natin pag na-delay. Okay? Eh, kasi problema talaga yan. You will incur in delay, eh meron kang liability, may damages, and whatever. Okay? So, saan i-re-registro sa UN? Depende kung ano yung klaseng treaty yan. If it is a military agreement, then you register that with the Security Council. Diba? So, katulad ng BFA, it should have been registered with the Security Council of the UN. Pagka naman economic cooperation, mga tulad ng ASEAN, ay di rehistro ninyo doon sa ECOSOC, Economic and Social Council, and so on. Okay? Now, what about a protocol de clôture? A French word meaning final act. Okay? Sometimes called protocol de clôture, it is an instrument that records the winding up of a proceeding of a diplomatic conference. Usually includes a reproduction of the text of the treaties, conventions, recommendations, and other acts agreed upon and signed by the plenipotentiaries attending the conference. It is not the treaty itself. In other words, a protocol de clôture is just the record of the proceedings. Kumbaga, ito yung minutes of the meeting. Okay? But it is not the treaty in itself. Okay. So what about a concordat? By the way, question. Do we need to submit to the concurrence of the Senate the protocol de clôture? No need, because it is not the treaty itself. What requires submission is the treaty, not the proceedings. So a treaty between an ecclesiastical power and a civilian authority that regulates the relations between the church and the state in those matters with some respect are under the jurisdiction of both is called a concordat. Okay? So a concordat is a treaty between an ecclesiastical authority and the state. Now, we have to understand, regardless of our religion, we have to realize the fact that in international sphere, the only church that has international personality is the Catholic Church. Why? Eh kasi sa lahat ng mga relihiyon, ito lang ang organized with a single titular head, the Pope. So the Pope represents every Catholic individual in the world. So he is the head of the state of the Vatican. So if you are a Catholic, you are a citizen of the Vatican. By necessary implication. So your head of the state is the Pope. So yung ibang mga religions, wala silang legal international personality. So that's why when you say concordat, it is between the Holy See and the state.
just like the Lateran Treaty of 1929, which gave independence to the Vatican from the Kingdom of Italy. That was concluded between Benito Mussolini and Pope Pius XI at that time. Okay? So that's what we call concordat. Now, yan yung Lateran Treaty. Yan yung dinidiscuss ko sa inyo kanina, no? The Lateran Treaty of 1929 between the Kingdom of Italy and the Holy See and the Roman, settling the Roman question. Ano ba yung Roman question? Kasi in Italy, maraming pag-aari ng mga, ang tawag na papal estate. So mga malalaking lupain na pag-aari ng Catholic Church. And they were known as papal estate. At ito naman, dahil ang Italia ay isang kingdom and then later on naging republika, eh, anong gagawin natin sa mga papal estate na ito? Plus the fact na yung Rome is the capital of Italy, naroroon ang Vatican. Masikat pa nga ang Vatican kaysa dun sa Rome itself na capital of the country called Italy, di ba? So on June 7, 1929, nagkaroon sila ng ni-ratify itong treaty na ito. The Lateran Treaty between the Catholic Church and the Italian government represented by Benito Mussolini. So prime minister siya at the time at yun na. At nagkaroon daw ng compensation for the loss of the papal estate. It turned over yung mga large property from Vatican to Italy pero nagbayad at ginarantiya ang independence of Vatican from the government of Italy. Okay? So yan yung concordat na Lateran Treaty. Now, 2007 bar exam question. Number 2. May a treaty violate international law? If your answer is in the affirmative, explain when such may happen. Pwede ba na ma-violate ng treaty ang isang international law? Okay. Ang sagot, if your answer, hindi pa pala sagot, may karugtong na tanong, no? If your answer is in the negative, explain why. So ito na yung problema natin, no? Kasi kung pwede kang sumagot, yes or no. And then you have to defend. Alam nyo, in the bar exam, it takes courage. Do not be afraid to answer yes if you believe it is yes. And do not be afraid to answer no if you believe the answer really is no. Just like the Supreme Court, there is no wrong or correct answer. Kasi sometimes ang Supreme Court ay nagbabago rin, di ba? Naalala pa ninyo yung League of Cities versus COMELEC? Di ba? Na kung saan ang ating Kongreso has enacted 16 laws to convert 16 municipalities into city. And then, sabi ng League of Cities, hindi sila city. Why? Hindi daw nag-comply dun sa requirements ng Constitution at ng Local Government Code, Republic Act 7160. Ano ba ang mga requirements para ang isang munisipyo ay maging city? Number one, yung kanyang territory. Ha? Mayroong requirement na land area. Number two, yung kanyang population. At least 250,000 inhabitants. Okay? Aba, yung Quezon City, lagpas-lagpasan na dyan. More than 3 million na ang nasa Quezon City. Pwera pa yung hindi napasama dun sa census dahil nakatira sila doon sa mga tawag dito, sa mga urban poor communities. Okay? Number three, income. Nasa ilalim ng bagong batas, 100 million dapat para ikaw ay maging city. O sabi ng League of Cities, hindi nag-comply in one or all of the requirements for cityhood itong mga munisipyo na ito na kinonvert ninyo. O sabi ng Korte Suprema, sige, hindi kayo city dahil walang compliance. On motion for reconsideration ng mga cities, binaliktad, o city na kayo kasi meron namang substantial compliance eh. Hindi naman kailangan daw ng strict compliance, lalo na doon sa population. Okay? And then, nag-move for another reconsideration. The second na, actually, hindi na dapat papayagan ito under the rules of the Supreme Court. But on a rare occasion, pinayagan yung second motion for reconsideration at sinabi, okay, binabalik namin yung dating desisyon na hindi kayo city. Hindi rin kayo utso, munisipyo lang kayo. Ngayon, kumuha ng bagong abogado yung mga cities. Ha? I-research nyo na lang, di ko napapatak nasabihin ko sino yung bagong abogado.
sumulat sa Supreme Court. It's no longer a motion, but a clarification. Ito ba talaga? ICT o hindi? So the Supreme Court recalled the latest ruling. Actually, may entry of judgment na. So yung mga nagtatrabaho sa inyo sa korte, alam natin pare-pareho na pag may entry of judgment, it is final and executory. There is nothing left but to execute. Yan ang sabi ng Korte Suprema in so many cases. And I remember yung kaso ni Din Sadak, ano? Equitable Banking Corporation versus Sadak. That at some point, the case must come to a conclusion. When it becomes final and executory, there is nothing that you can do but to implement on the risk of committing occasional errors. Kasi baka may mga errors, wala na tayong magagawa kasi final and executory. Ha? Kasi minsan, ang pwede na lang daw i-correct yung clerical errors. Ay, hindi naman yung mga clerics, yung clerical error, kundi yung typographical error. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Pero dito sa kasong ito ng League of Cities, may entry of judgment, may recall yung entry of judgment, at city na kayo. Okay? So city na kayo. Kung city kayo, ay ano na mangyayari? Ay di, city na. Hindi na utso. O kaya, may humahabol na i-recognize naman daw sila na city na sila. Sino yon? Yung SM City, Star City, at saka yung City of Dreams. Okay. Minsan lang ba nangyari ito? Ay, madalas po nangyayari yan. Ano pa yung ibang kaso? Sa pagkakaalala ko, meron pang isa. Ito ay dinesisyon na ng isang division ng Korte Suprema. Hindi ko nababanggitin yung kaso ng FASAP versus Philippine Airlines. Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines versus Philippine Airlines Incorporated. Okay? Ano nangyari? So, illegal dismissal, tapos inawardan sila ng napakalaking halaga. Kasi hindi na posible yung reinstatement dun sa iba, pinababayaran ng separation pay. And then, yung Philippine Airlines, through its lawyer, nag-file na naman, tapos na eh. So, hindi na motion for reconsideration. Barred na yun. So, nag-file siya ng clarificatory letter. Sumulat sa Supreme Court. And the Supreme Court recalled the case and issued another ruling saying na malulugi kasi talaga ang PAL pagka binayaran kayo. Billion ang involved dito. Therefore, panalo ang Philippine Airlines. Oh, di ba? So kaya, going back to your to my point, huwag kayong matakot na magsabi ng yes or no. Basta, idepensa lang ninyo kung ano yung sinagot nyo. Meron kasi ako nababasa dun sa mga exam ng mga estudyante ko, ang sagot niya, yes. Pero yung kanyang defense, papunta dun sa no. Huwag ganun. Ha? Namamangka sa dalawang ilog. Masama yan. Okay? And also, ha? Do not say, it depends. Nakakainin niyo yung bakod, it depends. Ay, huwag ganun. Ha? If you are not asked to distinguish, do not distinguish. Be responsive to the question. So, ang tanong, if your answer is in the negative, edi mag-no ka. Pero kung positive ka, yes. Okay? Yan. Take a stand. Kailangan natin yan. Manindigan. Kasi hindi ka maninindigan ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino ang maninindigan para sa'yo? Okay? O, yan. So, balikan natin. May a treaty violate international law? If the answer is yes, then explain. Eh, ganun din naman. If your answer is no, explain. Okay. Puntahan.